Yang hapon po. Yes po. Okay, audio check natin. Okay naman ang audio. Okay, sige, start na ako. Yan, i-ano ko lang yung speaker ko, dodoble. Ayan. Okay, so magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Ako po ulit yung magiging kasama nyo sa ating live streaming. Sa ngayon po naman ay Photoshop and hopefully hindi po kayo nagkasawang makita ko. Ah, sorry, marinig pala. Ayan. So, last topic natin before ay buksan natin. So, mag-open ako ng file. Mag-open ako ng new drawing. Ayan. So, A4, approximate, ayan, landscape. RGB, tinakalan natin yung dito, 8-bit, 16-bit, 32-bit, which is may kinalaman po sa image extension natin or picture extension. So, okay natin. Tinakalan rin natin yung RGB tsaka CMYK. So, kapag ipiprint out, i-convert natin sa CMYK kung pang computer lang, pang preview lang, RGB is okay. Ayan. Then, create tayo. So, natackle natin about yung sa masking, natackle natin. Eh, may nagtatanong kung pwedeng gamitin ang magnetic lasso kapag meron tayong background. Pwede po, kaya lang medyo mahirap kumpara dun sa ang background ninyo ay yung plain background. Kasi po nagkakaroon ng nahihirapang magbasa ng pixel difference yung ating magnetic lasso. So, try po natin sa dadownload na po isang image. So, sabihin natin kayan. Portrait. So, download lang po tayo sa net ng portrait para at least makita din ninyo paano gamitin. So, images. So, ito. Dadownload po natin yung medyo plain background. So, halimbawa, ito na lang. Ito. Ayan. So, medyo ma-late po yung resolution niya, pero okay lang po. Save image as. Tapos, download din tayo na medyo merong background. Katulad po ito. Download natin ito. So, okay. Save as natin. Ayan. So, bubuksan po natin yung file na yan. So, open, control 0 for open. Then, ito po yung file, number 1, number 2, open natin. So, ito po yung may background. Kapag gamitin natin ang magnetic lasso, itong area na to, medyo possible po, kaya lang check natin. Ito yung magnetic lasso. Medyo nahirapan po magbasa sa pixel, ayan siya. Pag-click natin, ayan siya. Ayan, possible naman po. Kaya lang, yun nga, medyo nahihirapan doon sa ibang area. Kaya katulad nito, dito. So, kapag nahihirapan dito sa area, halimbawa nito, ito. I-click nyo lang muna, i-override yung magnetic lasso, then try nyo ituloy doon sa area na clear naman yung background. Click ulit. Dito nahihirapan, no? Kasi light yung image doon sa area, so i-click ko lang, click. Dito nahihirapan din, so click natin doon sa part na yun. Ayan. Dito ka lang din. Ayan. So, click lang hanggang sa, ayun. So, ganun yung case. Then, ayun, katulad dito, ma-pixelate kasi yung ating object. Dito sa plane naman, mabilis lang mag-ano. Eto, katulad dito, medyo malaki yung difference ng ating subject sa background. So, medyo mabilis ng konti yung magnetic lasso doon. Ayan. So, ganun po yung procedure. So, ito po ang paggamit ng magnetic lasso. Kung napansin ninyo na ang image ay maganda yung very malaki yung difference sa background ninyo, ayan, pwede kayong gumamit ng magnetic lasso. So, yun lang po yun. And, para sa akin, kung maganda naman yung background, I mean, maganda yung malinaw yung pagkaiba ng background at saka foreground, hindi ako gagamit ng magnetic lasso. Gagamitin ko agad yung magic wand. Ayan.
So, mas mabilis kumpara sa magnetic laro. So, ganun po, case to case. Eh, depende sa workflow ninyo, kung ano yung mas gamay ninyo. Although, parehas po naman pwedeng gamitin yan. So, yun po ang magnetic laso. And meron isang item dito na nakalikha kong pakita kung paano natin palalakihin yung image nitong object subject natin. Ito medyo pixelated. Ayan. So, normally, ang ginagawa po, ipapakita ko na rin ngayon, image, tapos image size. Tapos, ito, pinupush natin to. Ginagawa natin, sabi natin, 300. Ayan. So, okay ko po lang. Ha? Pakita ko lang muna. Ang tendency po niya, nagkakaroon ng lumalaki image natin, nalagdagan ng resolution. Kung napansin niyo yung mga box o yung pixel natin, na doble halos, na triple. Ando natin para makita niyo ulit. Ayan. Check ulit natin. Image, image size. So, 72 po ngayon. Ayan, papapansin niyo. So, pag sinome natin, ay ganyan po kalaki yung mga pixel natin. Itong area na to. Ayan. No? I-zoom natin ang pixel. O sabi natin nga dito ay 100%, sabi natin nga siguro 200. Ah, okay, ayaw, hindi ko matay. Okay, so, ayan. Ganyan po kalalaki yung pixel. So, in-adjust natin, ginawa natin image size. Tapos, ginawa natin sa resolution 300. So, 7, 14, 21. So, halos halaki nung in-adjust natin. So, sabi natin 300. Ayan po. So, tendency nung pixel mo, madadagdagan. Kaya magiging high resolution. Ayan. No? Napansin nyo. Kaya lang, medyo pixelated pa rin. So, ang ginagawa po sa part na yon, hindi po agad natin pinupush yung image size. Ang gawin nyo po, di ba meron tayong preferences na nakaraan? So, balikan ko lang po yung preferences. Hindi po natin pinakita ito nung nakaraan. Meron kayong makita ng technology preview. Ayan. So, nakalagay dito, enable preserved details 2.0 upscale. So, yun lang po sa hack. Meron po yung higher version. Ang lower version po, unfortunately, wala po yung technology preview para ito po sa part na ito. Enable preserved details 2.0 upscale. So, sa lower version, wala po yan. Sa higher version, meron na po. So, ano ba yung role nito? Babalikan po natin yung ating image adjustment, image size ulit. Ito. Pag kinilik po niya dito sa resample, automatic, meron po dyang item na na-add na yun. Preserve, ito na po yun. Preserve details 2.0. So, yun po ay kiklik natin. Huwag po yung automatic. Huwag po din yung bi-cubic. So, yun po yung preserve details 2.0. Kaya, dyan, tsaka niya po i-boost yung 300, say 300. Ayan. Kaya, pwede mo adjust yung reduce noise. Ayan. Okay, back natin sa say 2 or something. Then, i-okay po natin. So, medyo maayos po yung dating ng pixel kumpara dun sa basta na lang natin pupush yung automatic o bi-cubic dun sa isang area. Unfortunately, hindi ko nagawa po yung dapat hinati ko para kita nyo yung pagkaiba. Anyway, yun po yung gagawin ninyo. Edit, tapos sa preferences, sa baba. Puntahan nyo po yung technology preview. I-activate nyo po yung enable preserved details 2.0 upscale, then okay, then tsaka image size, yun po yung kunin nyo sa resample, preserved detail, tsaka yung i-adjust yung resolution. So, yun po yung procedure, paano madalagdagan ng konti, at least kahit konti, yung resolution natin ng maayos yung pixel. Ayun po yun. So, may kaibahan ng pag mababa yung resolution dun sa high resolution or dun sa pixel natin na malaki yung pixel or maliit yung pixel. Ito po yon. So, balik natin sa 72. Ayan. So, pag maliit kasi yung pixel, kapag ito, katulad po nito, napapansin nyo, ayan o. Pag sinelect nyo yung pixel niya, bako-bako na po yung area natin. So, kumpara sa malaki yung pixel o maliit yung pixel, ayan, i-type po natin sa paint. Para po makita ninyo kung ano yung diferensya ng pixel natin. Ayan, paint. Tapos open ko ng administrator. Papaliwanag ko lang po yung regarding sa pixel. So open po natin yung image sa ano natin. So desktop. So ito po ay naka 72 dpi. So i-zoom po dun sa isang area.
Ayan. Para lang po makita natin yung diferensya. Pag malaki ang pixel, tsaka maliit ang pixel. So, maximize ko po ng todo yung ating image. So, ayaw niya, malaki masyado. Anyway, sample na natin ng konti. Dito tayo. So, create po ako ng isang image. Kunyari, ito. Pin down ko, solid color. Ayan, pula na rin. So, ayan po, pag zinom natin ng toggle po yan, para makita niyo yung pixel na tinatawag natin. So, zoom, hindi makita. Ayan po, ito. Kung titignan niyo po kasi, kapag maliliit yung pixel, kita niyo po yung abrupt ng pagkaka-abrupt. Hindi na nagiging smooth yung object niyo. Ayan siya. So, lakihan ko pa ng konti. Kaya, maximum na yata. Lens ka muna. Dito ka lang. Ayan. So, kung napapansin po yung layer na to, ayan, so, pixelated siya, no? Sorry. Pixelated. Ibig sabihin na, ganyan ang kalaki yung pixel mo. So, kung maliit yung pixel, kung malaki yung solution, ibig sabihin, yung abrupt itong kanto, madadagda lang po yan. Kung baga, pipil down, habang nag-i-smooth yung object niyo. So, ganun po yung procedure. Ayan. Hanggang mag-i-smooth yung object. So, the more yung pixel, mas maganda pong tingnan yung object o yung ano yung picture. And maganda pong gamitin yung kapag halimbawa nagre-return red. Ayan, no? Yung pixel niya, medyo na maganda ng tingnan. Maganda rin mag-retouch dito. Katulad po dito. So, halimbawa, re-retouch natin. Katulad dito. Medyo maayos po yung smooth yung dating ng ano natin, object. Ayan po yung ganun. Ganyan yung sitwasyon na sinasabi ko. So, okay. Done for now. Sa image pixel natin. And napakita natin kung paano. And by the way po, kung nag-work out po kayo sa halimbawa sa isang logo, meron po ito kasi tinatawag tayo sa layer ng smart object. Napakahalaga po nun. Lalo kung nag-work kayo sa isang picture, nag-work kayo sa isang logo. Ayun. Saglit lang po. Ayan. So, kapag katulad namin, kung nag-work kami sa picture, hindi po agad namin binabago yung picture. Meron po tayong tinatawag na editing na hindi na nababago yung pixel ng image natin. May tawag po kami doon sa part na yun. Non-destructive editing. Ang ginagawa namin, halimbawa dito, ginagawa po namin ano siya, convert to smart object. Nakakalaki ng halaga ng ano po niyan, usage. Minsan yung logo, ginagawa natin, ini-enlarge, tapos papalitin, ini-enlarge, papalitin. Malaki po epekto nun dito kapag kapag hindi ka naka-smart object. So, mamaya pakita po natin yung part na yun. So, back muna tayo sa topic ulit. Ayan. So, natapos po tayo dun sa ating dito. Ayan, natapos natin yung ayan, magic wand, quick selection. Then, pupunta po natin yung ito crop. Ito naman yung crop. Ayan, crop tool. Slice tool. Ito nga ito ginagamit namin sa ano, sa kapag gumagawa ng website. So, hindi na muna natin gagamitin yung slice tools natin. Hindi na lang muna mga basic. Katulad po ng crop tool. Perspective crop tool later natin po. Crop tool muna. Ang crop tool po, kung gusto nyo i-crop yung image ninyo, halimbawa ito, gusto nyo bawasan both side. So, although pwede po naman ano, i-copy yung object. So, control A, control C para makopy. Control Victory para ma-paste. Tapos, binabawasan dito. Ayan, binabawasan yan, ganyan. Oops, sorry. Binabawasan ganun. Ayan, tsaka sinidelete. So, possible po naman yun. Wala namang problema po doon. Eh, what if yung mismong image ang gusto nyo i-crop? Ayan po yan. Yung mismong image ito. So, press yung letter C sa keyboard. Ayan siya. Ito yung letter C. Ayan po yung gilid. So, hinihila ko lang po. And yung nakikita nyo is yung tinatawag nating matawag doon. Itong, yung ano, division lang naman siya para masentro mo yung object. So, pwede mo yung sentro kung gusto mo. So, ayan. Kinarap natin yung ano object. Tapos, enter. Ayan na po yung size ng image natin. So, kung titingnan nyo mo dito, iba na yung size. Nag-iiba na. So, yun po yung crop tool na tinatawag. And yung crop tool natin, halimbawa,
Ando po natin uli ha. Crop tool, so letter C sa keyboard. So in-adjust natin, 1, 2, mabawa dito yung gusto natin, shut. And dito rin, pwede nyong i-enlarge kung gusto ninyo. Meron siya dito sa taas na deleted crop pixel. Ibig sabihin po, yung gilid niya, madi-delete din. Ayan. Kung hindi ko naman tatanggalin, o hindi ko i-click yung delete crop pixel, hindi madi-delete yung object. Ibig sabihin, pag eto, delete crop pixel, hindi naka-off o hindi naka-check. Pag in-okay ko po yan, meaning, pwede kong balikan, intact pa rin po yung background nun. Ayan siya. So, yan po yung scenario ng crop tool. So, pwede nyong i-delete automatic, katulad nito, ayan. So, kapag chinek natin na delete yung crop object, pag in-enter nyo, pag ibinalik nyo ulit sa crop, mawawala na po yung background. I mean, yung sobra. Hindi kapares kanina. So, yun po yung case. Or, pag ganong case na na-check nyo, deleted crop pixel, na i-okay nyo na, eh, di, ang required tools nyo lang, hindi na ibabalik yung crop tool. I-undo nyo na lang po. Ctrl-Z. Ayun po. Ito yung isang scenario na, ayan, nawala na. O, nabumalik na. Ayan, okay. Okay na po yan. Meron naman sunod na tools ay frame toolkit. Ayan, so may frame toolkit tayo. So, ayan lang po yung gagawin yan. Parang ipiprint nyo lang yung object. Ayan, imamasking ipiprint. Ayan siya. Tapos papasok. Anyway, hindi masyadong gamitin yung frame tool. Gamitin natin sa sa average level or sa advanced level yung frame tool natin. So, ando natin. Ayan. Para po mas ma-appreciate niyo yung gamit. Sunod po ay eyedropper tool. Halimbawa po gumagawa ng isang composition. Halimbawa, check natin. Halimbawa, ito po. Gusto nyo tanggalin yung itong highlight dito sa may chin niya. So, gusto nyo kunin yung kulay nitong area na to. So, gusto nyo gamitin ay brush. So, makikita ko ng new layer. Tatanggalin po natin yung highlight dito. So, kukunin natin yung eyedropper tool. Ayun. Tapos, kukunin natin yung kulay nito. Tapos, brush letter B. Tsaka natin ipabrush doon sa area ng ito. So, medyo alanganin po yung kulay. And, baka normal. Okay. Ulitin natin. So, ito po yung kukunin natin na kulay. Ayan. Tapos, brush. Siyempre, huwag niyo po munang i-adjust ng opacity 100 para medyo, ayan po. So, done. Check natin zoom all. Nawala na yung highlight. Sorry. Ito yung original. Ito yung may highlight na tinanggal. So, ganun po yung gamit ng eyedropper. Para kukunin niyo po yung color, yung kung anong kulay gusto mong dalhin dito, eyedropper. Letter I po yun sa keyboard. So, kunyari, kulang pa. So, ito yung konti. Click ulit. Click. Tapos, brush tool. Ibabrush up natin dito. Kaya, so, possible po yun. Ayan. Hinighlight ko ng konti. Ayan. Zoom. Ayan. Nawala na yung highlight sa baba. Although, pwede naman gamitin ng instead na brush, gamit kayo ng mamaya sa stamp tool natin, sa clone tool para dito. Pwede po yun. So, mga option tools po yung tinatawag natin. Halimbawa, dito naman, gusto nyo i-highlight itong ito. I-boost nyo pa yung highlight dito sa bandang baba niya dito. So, create tayo new layer ulit. Ayan. Tapos, kukunin ko yung kulay nito. Click. Tapos, brush out. Brush out ulit dito naman sa area. Ayan. Hinighlight ko lang. Pero, pag ganun, gagamit na ako yung applicable brush. Kasi yung mga brush natin, iba-iba eh. Ayan. Ito, masyadong kitang-kita yung niya, edges. So, ando natin. So, ang kailangan sa brush na yun ay soft brush. So, under general brush, ito yung soft brush na tinatawag. Ito yung dry brush, soft brush, dry brush or hard brush. Ayan siya. Mamaya papakita natin sa brush naman. Ayan. Highlight natin ang konti. Oh, sorry. Kitten. Ayan. Brush. Ayan. Medyo banayad na, kumbaga. Soft na yung dating ng brush natin. Ayan. So, hinighlight natin ito doon sa area. Ayan. Check natin. Zoom. Undo natin. Ayan o. Nag-highlight yung area na yun. So, napakalaga po ng tools din. Halimbawa, dito sa lips niya, gusto mong
i-spread yung pagiging color red niya. So, kuha tayo yung layer, eyedropper tool, kukunin natin yung red color dito, halimbawa ito. Click. Tapos brush out, pakita niyo yung brush. Ayan. So, nagkakaroon siya ng pagiging red yung lips niya. Ayan. Dito rin, kunyari, ayan. Click. So, binabrush out lang natin area. Zoom natin. Ayun, naging red na yung lips niya. Ito yung original, ito yung bago. So, isa pa. Ayan. So, ayan. Ganun yung paggamit ng eyedropper tool para kunin lang yung color information ng isang pixel. Yan, inayos ko lang po yung audio ulit. So, yun po yung gamit ng eyedropper tool para pangkuha ng color pixel. Ayan, so, back tayo sa eyedropper. So, eyedropper natin ay merong eyedropper tool, merong 3D material eyedropper tool, color sampler tool, ruler, notepad, and so on. So, kinuha lang natin eyedropper tool. The rest ay hindi na po natin gagamitin sa ngayon. Later na lang po kapag nag-move na tayo sa advanced para mas ma-appreciate. Kasi katulad po ng 3D material tool, wala naman tayong 3D sa ngayon, hindi natin gagamit ng 3D. Pero mamaya, introduction na natin ng 3D. So, ayan, gagamitin natin yung mga part na yun. Sunod po ay, na tools natin ay tinatawag natin spot healing brush. So, meron pong maliit na icon yung spot healing brush. Pag kinilik po natin, ang lalabas po dun ay pinch screen ko po ha. Ayan, so marami yung spot healing natin. Papakita natin sa ating paint ulit. Ayan. Tapos, click. Tapos, arat na wheel. Tapos, yes natin. Tapos, paste. Para makita nyo yung tools. Then, ayan. So, ito po yun. No? Merong spot healing brush. Letter J ang sa keyboard. Spot healing brush. Tapos, healing brush. Patch tool. Content aware move tool. Tapos, red eye tool. Unahin po natin yung spot healing brush. So, paano gamitin? Assuming natin na dito tayo. Kunyari, tatanggalin po natin itong neckline. Ito po nasa sa liig. So, spot healing brush. Ayan po yan. Naka-highlight. So, ando natin. Ayan. Parang ibabrush out lang. Pero wala kayong ginawa. Ibabrush out lang na ganun. Oh. Ayan siya. Oh. Ah, hindi po nagbabago. Pasensya na po. Kasi yung ina-highlight ko naka-layer. So, pagsamasamahin ko muna yung part na yon. Merge layer. So, ayan po, pag hinagot ko po ng brush, itong neckline, ayan o, nakita nyo, napupush ako yung area. Ayan o. Ganun lang po yung gamit ng spot healing natin. Ayan, katulad po dito, ito, malaki yung pagkaka, ito, itong part na ito, malaki po yung dark, pagkaka-dark ng neckline, yung pong wrinkle sa leg. So, spot healing ko lang po, papadaanan ko lang ng brush, ayan po, pumupush ako siya. Ayan, nawawala siya. Pinapadaan na lang natin ang brush. Zoom natin. Control 0. Ayan na po, nawala na. Nawala na. Pakita natin yung original. Ayan yung original. Ito yung binago natin. So, halimbawa, mayroon mga pimples. So, sabihin natin pimples. Pwede nyo pong gamitan ng spot healing. Ayan, zoom natin. Halimbawa po ito. So, spot healing. Padaan na ng brush. Click. Ayan, wala na po. Huwag yung gagawin, ma'am, malaki yung ano, ganyan. Medyo kitang-kita po pag ano yung area na ginawa nyo. Kaya nga po, kaya tawag na spot healing, spot nyo lang. Ang bawa, ito po, ito eh. So, may nunal dito. Spot healing natin. Click. Click. Click natin dito. Nawala. Asa na ba ako? Ah, brush tool pala yung ginamit ko. Sorry. Ayan. Click. Ayan, nawala na. Oh. Ayan. Nawala na yung pixel. Yung dark pixel doon sa area. So, yun po ang gamit ng spot healing. Sa mata naman, di po pag nag-picture tayo, lalo sa gabi, mayroong mga red mark na tinatawag, yung red eye na tinatawag. So, papunayin po natin yung mata niya.
So, kuha ko ng pula, then duplicate ko lang po muna yan, control J. Ayun, pumula. I mean, na-duplicate. Papulahin ko lang yung mata niya dito. So, ayun po, napumula na yung mata. Ayun, no? Ayun, iba po yung pagkakula niya. Iba yung pagkakula niya doon sa picture talaga. Then, wait, tingnan po natin. Spot healing, then red eye. Ayan, so, tatapatan na natin yung mata. Click. Ayun, tinanggal niya yung red eye. Ayan, tinanggal ulit. Ayan. Hina-highlight lang po natin yung area. Ayan, nabawasan. Okay, nabawasan lang konti. Dapat yung picture talaga na may red eye. Anyway, sample lang po yung paano tatanggalin. Sunod po doon sa tools ay healing brush naman. So, ano po yung gamit ng healing brush? Check natin. Ayan, kanina po ay spot healing, ngayon naman po ay healing brush. So, sabi dito, click to define the source point to be used to repair the image. So, i-click down natin kung ano yung area. Sabi, alt-click. So, halimbawa, dito, i-alt-click natin. Alt-click, yung area na to. Yan. Healing brush. So, click natin alt. Tapos, dito tayo sa kabilang side. So, kukunin nyo yung area dun sa part na yun. Kung napapansin nyo po, siguro, okay, kikrita ng isang damage area ng picture. So, halimbawa ay, ito, tanggalin po natin yung hikaw niya. Ito, tanggalin natin. Pamamagitan po ng healing brush. So, ito yung healing brush natin. So, paano yung gagawin? Click natin sa alt button. Alt button. Para po naman limit yung ating brush, itong area, yung size ng healing brush natin, bracket lang po. Left, liliit. Right bracket, lalaki. So, kunyari, ito pong area na to, ikakapit po punta dito. So, spot healing, so out muna. So, itong area ang kukunin ko, click, papunta ron. Ayan po. So, ayan po yung ginagawa ng spot healing. Healing brush rather. Ang spot ay i-brush out mo. Yung spot healing brush, i-brush out mo. Kunyari ito, i-brush out ko lang ito. So, ayan po yun. Kaya lang, kung minsan hindi siya effective, ayan siya. So, pag malaki po yung space, hindi po siya effective. Pero kung mga spot-spot lang, kaya pwede po yun. So, pag malalaking space na, gamit ka na ng ano, ng tinatawag natin healing brush. So, kunin ko itong kulay na to. So, alt, click. Tapos pupunta dun sa, habang naka-alt po yan, na, kiklik muna natin. Pag pinut nyo ng alt, click nyo muna kung ano yung source area. So, click natin itong area. Click. Tapos, habang naka-click po, i-move nyo yung mouse or yung cursor dun sa area na papalitan nyo. Kunyari dito. So, nandun na yung mouse ko. Na-move ko na din. Tanggalin nyo po yung pagka-compress sa click. Isa. Sa click tuloy sa alt button. Ayan, so pwede niya pong i-brush out yung area. Napapansin niyo po habang nabrush out natin, yung source tsaka yung location magkatama o magkauma o magkapantay. I mean, pare sa gumagalaw. Yung positive sign, which is yung sources, tapos yung bilog, yun naman pupuntahan ng kung ano yung ikakapi natin. So, ayan po. Kinapi ko. Tinanggal ko po natin yung hikaw. Ayan. Tapos dito, kung medyo ma-brap, dito naman ako, alt button, click. Tapos ito, medyo buburahin ko ng konti. Sa pindot ko pala, ano, S o clone tool. Ayan, spot healing. So ito, alt button, papunta ron, ayan. Ayan, pero medyo hindi masagawa po yung pagkaka-arrange. Ayan, kinagal na po natin hikaw. Kabila, I mean yung pong palawit ng hikaw. So, spot healing ulit, click natin itong area, alt. So, ito naman nga ang kukopyahin ko, click. Tapos, tapatan. Yeah, tanggal sa alt button, then, ayan po. Ayan. Napapansin nyo po ha, kasi meron pa tayong isang tool sa tinatawag na clone tool. Ang spot healing po, ay kung ano lang po yung inuna nyong i-click, halimbawa itong area natin, click natin. Itong kukopyahin natin po ha, click. Naka-press po ako sa alt, click natin. Pagtapos ang click, i-move nyo yung mouse, tapatan nyo yung, puntahan nyo yung pupuntahan o yung
tatanggalan nyo, tapos tanggalin yung sa alt button, yung pagkaka-click. Ayan. So, napapansin nyo po, ito yung cross natin, ha? Ito yung area. Pag minob natin yung mouse, ito yung cross. Nakikita nyo yung cross, gumagalaw din. So, habang hindi nyo po pinepress yung mouse nyo, kasi habang binabrush out natin yan, naka-press down tayo sa mouse. Kapag po tinanggal nyo yung mouse, click natin, tapos nag-move naman kayo sa baba, napansin nyo po yung source natin, iisa po yung location. Yun po yung tinatag na spot healing brush natin. So, iisa yung location ng ano natin, ng pixel area. Hindi po katulad ng ibang tools, mamaya papakita natin, na kung ano lang yung kaparallel niya na kinilik mo na... So, gusto niyo kunin yung kulay nitong area na to. So, again po, yung spot healing or healing brush, iisa po yung lokasyon na kinukuha tulad ng ibang tools, mamaya papakita natin. Habang na hindi mo pinepress kung ano lang yung kaparallel niya, nyo, na hindi magbabago yung lokasyon na area sa pixel na yun po yung kinilik natin niya. Sa so, again po, yung spot healing or healing brush, iisa po yung lokasyon na maglagay po ng isang object dito. So sabi ko, habang hindi mo pinepress up yung mouse nyo, hindi magbabago yung lokasyon ng so, ayan yung red pixel na so, kinilik itong natin red na to, gusto kong kopyahin dito sa area so, ulitin natin ha, halimbawa po ha, healing brush, dito tayo, okay. Maglagay po ng isang object dito. Click yung red button, ibabrush yung red color. Oops. Pupunta ako dito sa left para side. Para po mas marinaw. Tatanggalin ko so, yung red button. So, itong red na to, gusto kong kopyahin dito sa area na to. So, alt ako, healing brush, naka-press down po yung mouse ko, pero click yung red button, hanggang, o yung red hanggang, color, hanggang hindi ko pinepress up yung mouse button dito sa left side, tatanggalin ko po yung alt button, basta po, baguhin ko yung mouse so, ayan po, kinukopy niya ngayon. Press up. Ayan, hindi na ako naka-press down, naka-press down po yung mouse ko, pero pag, hanggang, hanggang hindi ko pinepress up yung mouse button ko, hindi po nagbabago yung source natin, isa yung location ng pixel. Basta po, baguhin ko yung mouse natin, isa pa rin yung location ng pixel nyo. Ayan, hindi na ako naka-press down, naka-up na yung mouse ko. Ayan po yung healing brush natin. Mababa dito. So, balik ko na po sa white. Iisa po yung location ng pixel natin. Yung pa rin. Halimbawa dito naman, iisa yung location ng pixel natin. Halimbawa dito ako naman, so iisa pa rin yung location ng pixel natin. So, ito, baguhin ko ulit dito. So, ayan po yung healing brush healing natin. Brush. So, so balik ko na po sa white. So, brush ko na lang para... Kung gusto nyo yung direct release, out natin dito. Brush out natin. Mula dito hanggang sa baba, kukopyahin niya dito. So, mula dito, natin. So, ito, baguhin ko ulit dito. So, pupuntahang pixel. Healing brush. So, ang technique po dyan, kung gusto nyo yung out, click natin. Actually, kung gusto nyo nga kunyari, alt natin dito. Press up yung mouse. Mula dito, hanggang sa baba, kukopyahin niya dito. Para pababa yung... Mula dito, click na yung kopya. Tapos, ipunta dito, pupuntahang may pixel. Papakita tayo siyang tools. Tanggalin yung para masolusyon na itong ginagawa natin. Click natin. So, pag ganun case po, nakapress po yung mouse natin. Ipepress up yung mouse nyo. At tanggalin yung pixel source natin para pababa yung pero once na tanggalin niyo po yung pagkaka-press sa mouse, may papakita pa tayo bago na yung para yung solusyon na itong yung original natin. Na pupuntahan niya. So, yun yung po yung case. Nakapress po yung mouse natin. Healing brush. Ayan. Ang patch tool yung naman, pixel source yung natin hindi nagbabago. Tapos, pero once na tanggalin niyo po yung pagkaka-press sa mouse, magbabago na yung location, ay yung move lang dito, yung original na pupuntahan niya. So, I mean, yun po yung unang click mo, patch tool. Ano natin? Halimbawa, ito yung babaguhin itong area na to. Click mo yung patch tool. Tapos, click mo yung mababa. Ito yung kukopyahin mo. Ayan. Binago yun dito. Ulitin natin dito. Lang dito. Halimbawa, balikan po natin. I mean, yung unang click mo, patch tool. Halimbawa, ito yung babaguhin itong area na to. I-delete natin itong area na to. Kukopyahin po natin yung image para may kopya pa tayo. Ito, ipapatch tools natin. Binago niya dito. I-highlight po natin. Yan. Halimbawa, ay, balikan po natin yung original image. Close. Ayan. Tapos move niyo po yung selection na yan. I-delete natin itong area na ito. Kopyahin po natin yung image. Click para may copy ayan pa tayo. Po. Binago niya na. Halimbawa, ito, dito naman ipapatch tools natin. So, i-highlight po natin. Yan. Tapos move natin dito. Close. Yan. Ayun. Tapos move niyo po yung selection na yan. Pag malalaking area, medyo para kukopyahin niyo po yung katabi yung pixel. Kunyari dito. Okay, click naman na yan. Tsaka yung haguri na lang uli ng brush. Dito naman po. So ayan, combine po yan. Walang isang tools na tapos move natin dito. Isang tools lang na yun na yung gagamitin mo agad-agad. I-combine medyo po, pag malalaking try area to combine na other tools po. Ayun siya. Oh. Ayan, katulad ito, ipapatch natin ito. Tsaka yung lalakayin po lang uli ng brush. Kasi nagmamadali tayo. Ayan. So ayan, combine natin po yan. Walang isang tools na iminob natin na isang tools lang na yun na yung gagamitin mo agad-agad. I-combine nyo po. Tapos press ka lang para mawala po yung selection. Press nyo lang yung mouse, ipapatch natin press ito. So, lalakahin po lang sa keyboard. Kunyari, nagmamadali click tayo. Click lang kayo yan. Sa area. Lalakahin natin ang selection sa walang selection.
hinulog natin dito sa area. Na nabago natin agad. Yeah, pero tapos kailangan ka ng para kung tama na ba yung area, wala na kayong artifact na nakikita. Kung okay naman po, okay na po yun. Effective yung pagkakagawa nyo. Halimbawa dito po, click natin, highlight. Kukunin ko dito sa medyo dark area. Tapos press letter M sa keyboard, press kayo sa labas, click, ayan, para mawala yung selection. So possible, yan. May mga pagkataon lang talaga na hindi siya possible, kaya kailangan baguhin. Isa pa, dito wala naman. So okay, move tayo sa another tools. Content aware or move tool. Ang ano naman po niyan, ano? So hindi siya effective kapag may layer. Tanggalin po natin. Okay. So ang gagamitin ko pa yung original object. Ayun siya, yes natin. Ah, dito tayo sa may picture para ayan. Delete natin yung original. Yes natin. Zoom, control 0 para mag-zoom. Halimbawa po ay eto, dito tayo sa trees natin. Kaya lang medyo mahihirapan po tayo sa buhok. Anyway, sample na rin para sa may buhok na area. So, pag dito po, halimbawa, kinuha natin yung content aware tool. Ayan. Tapos, nag-brush out tayo, halimbawa, itong area na to. Pag dinelete niyo po yan, content aware, okay natin. So, close natin to. So, di siya effective. Sagay na ito. Bawa dito. Delete natin. Okay natin. So, pinipill down niya yung ibang area. So, hindi effective sa ngayon. Isa pa. Ayan. So, sabihin natin na itong area. So, pwede niyo i-move actually. Ayan. Tapos, enter. Ayan, no? Pinipill down niya lang. Parang, so, hindi masyado. Anyway. Masyado. Pero kung usable para sa inyo, hindi yan. Okay lang din. Normally, ano po yan, kasal po nitong white na to, tatanggalin natin kunyari ito, hinahighlight na natin, content aware tool. O kahit nga, i-mark nyo na lang eh. Tapos delete. Magtatanong po yung content aware, kasi po original yung ginagawa nyo. Ayan po yun. Oh. I mean, original po yung object na tinatouch ninyo, kaya tatanong siya ng content aware. Isang features po na bago yan sa Photoshop. Ando natin po. Ayan po. So, hindi ko nagagamitin yung content aware. Oh. Hindi ko nag-click siya. Ando natin. Imamarkin ko lang po yung area na to. Click. Basta po original yung ginagamitin nyo or nakalak. Pag delete nyo po yan, content aware po yung lalabas. Ayan, wala na po agad yung image. Ayan yung minarkin natin. Ando natin ulit. Ayan, yun namang content aware. So, click nyo pa yung tools ng content aware. Tapos, i-highlight yung ganun. Yeah, same procedure. Oh. Ayan. So, binibigyan ko lang po kayo ng option na pwede naman pala hindi hanapin yung content aware sa tools. I-marking nyo na kaagad. Ayan, ganong case. Pero pag original yung object, ando natin. At kapag hindi original, useless yung content aware. So, pag napansin nyo po, duplicate yung layer, hinighlight natin. So, kapag dinelete nyo, automatic mag-delete po yan kasi hindi siya original. Yun yung ano lang niya, kaso. Pero pwede dyan, content aware. Check natin. Click, go highlight. Delete natin. Wala nagbago. Ano. Ayun, delete pa rin. Ano. Okay. Anyway, ano lang po naman yung kung gusto niyong gamitin, okay lang. Kung hindi naman, ayun, na-delete na pala yung object sa loob. Ayun. Delete ko na yung object sa loob. Anyway, yun po yung mga option. Hindi naman po porket na dyan yung ano natin, tools, yun na agad ang gagamitin natin. Then, pagpipilitin natin, hindi, yan ang gagamitin ko. Hindi po ganun. Kaya kung may mga tools tayo para po i-combine sa kapwa tools para po maging effective yung scenario. So, ganun po yung case. Okay, next po ay brush. So, meron tayong sa brush natin, may malita naman na arrow, ibig sabihin na yung sa loob. So, ang laman yan sa loob ay brush tool, pencil tools, color replacement tool, tsaka mixer brush tool. So, isa-isahin po natin. I-move ko na po rin ating layer dialog box sa gilid niya. Ayan, para po dimension pieces. So, unahin po natin ang brush. So, brush letter B. So, meron siyang apat na tools. Brush tool, pencil tool, color replacement, tsaka mixer. So, apat. Brush tool po muna tayo.
Pag-press natin ang brush, lumalabas po yung parang bilog sa ating screen. Yan po yung size ng brush. Pag-lalakihin, bracket po, left bracket. Pag-paliliitin. Pag-palalakihin, right bracket. Pinipindot natin sa keyboard. Ayan. So, ano ba yung brush na yun? Para po, kung ano yung kulay. So, ang brush natin, kung ano yung kulay na nasa foreground, siya po yung magiging brush natin. Makita nyo po yung foreground color. Pakita natin ulit. So, paste natin din sa ating print. So, sa ating page. So, sa ating paint. Ayan. So, pakita po natin tinatawag nating foreground color. So, ito po sa baba ay yung... So, ito po yung foreground color natin, yung white. Yung black naman yung po yung background color. So, sa Photoshop po, andun yun sa baba. Pag gusto mong paglipatin, limarit na araw po yun na naka-angle, ikiklik nyo lang po yan. Magpapalit po yung dalawang kulay. Or, press nyo po yung extra keyboard para po magpalit. Halimbawa, yung black na yun na nakalagay ng kulay dyan, magiging black po yung kulay ng brush natin. So, kung papalitan nyo ng kulay, press nyo lang po yung kulay, click, tapos hanap kayo yung kulay na gusto nyo. Or, gamit kayo ng eyedropper to letter I. Halimbawa, itong green. Kunyari po, ibabrush out natin dito sa area nito. Buburahin natin to, kukunin natin yung white space. Ayan. So, brush, letter B. Ikaw-ban nyo sa eyedropper, letter I. Para kukunin natin kulay dito, click. Tapos brush ulit. Pwede nyo i-brush dito sa area. Yan po yung brush natin. So marami pang gamit ang brush. So, and ang brush po natin, napakarami din yung brush. So right click lang po para papalitan yung brush. Pero bago yun, minsan na pag-click natin ng letter B, nawawala po yung bilog na yan. Ibig po sabihin yan, nakalagay, nakakross na lang or yung cursor natin. Ang ibig po sabihin yan, nakakaps lock kayo. So, press nyo lang po yung caps lock sa keyboard para po lumabas ulit yung brush size po yun. So, pag naka-press yung caps lock, nawawala po yung brush size natin. So, press nyo lang po yung caps lock ulit, kaya lalabas na po yun. So, yun po yung scenario. Then, check natin. Pause muna ako ng kalahating minuto. Check ko lang po yung inyong mga comment. So, download, you know, be waiting for this, and so on. So, wala pa naman, ano, magandang hapon po sa mga bagong dating. Okay. Okay, so, balik tayo sa brush. So, pag gusto nyo makita yung brush, right-click lang po kayo sa space, o sa drawing space ninyo. Ayan. Pero pag nag-right-click kayo sa labas ng space, wala pong lalabas ha. Halimbawa, naka-zoom in o naka-zoom out yung ano nyo, drawing, ayan. Nag-right click kayo dito sa area, wala pong lalabas na brush. So, dapat po nasa loob kayo. And, dapat naka-press yung letter B or naka-active yung brush mode para lumabas yung ito. So, i-check nyo, check muna natin yung brush natin na tinatawag ito. So, una, ang mapapansin nyo sa default ng brush natin, ay brush name, tsaka ito po yung naka-default natin. So, palakayin natin ulit. Ayan. Right-click. Ito yung naka-default. Minsan na naka-default dyan ay ito, brush stroke. Ayan. So, paano natin babaguhin yung itsura ng brush natin ito? Click nyo po itong maliit na icon sa taas, gear icon. Tapos, nakalagay po dyan brush name. Kung ayaw nyo pong makita yung brush name, brush stroke, ito po yung pagkakahago ng brush. Brush tip, ito po na may nasa left side. So, kami po, ang ginagamit namin, brush tip lang para hindi nakaka-occupa ng space. Ayan po yan. Pero kung baguhan nyo po kayo at gusto nyo makita yung brush stroke, kung anong itsura kapag hinago nyo yung brush, hinagay nyo yung brush stroke. Kung gusto nyo makita yung pangalan, nilagay nyo po ay brush name. Ayan. So, balikan natin. Tatanggalin ko na yung dalawa na yun. One, two, ayan, wala na po. So, yung Photoshop natin ay ilan ang brush natin na grupo. General brush, dry media brush, wet media brush, special effect brush. So, ayan pa yung mga special effect natin. Ayan. Halimbawa, ayan special effect. Sabihin natin, gawin natin green. Ayan. Click. Ayan mga special brush. So, iba-iba po. Depende sa gagamitan. Ayan. Ihagod ninyo para makita yung ano niya, epekto. Ayan siya. Ando natin.
Ayan, wala na. Dapat nag-layer lang pala ako. So, right-click ulit, hanap ka ng ibang brush na gusto mo. Ayan. So, sa tanong dito, may na-download kaming brush. Gusto namin i-upload dito. So, ang gawin nyo lang po, so, una, so, press yung letter P. Tapos, para mag-appear yung brush, right-click kayo para lumabas yung dialog box ng brush natin. So, i-download nyo na kayo. Puntahan nyo po yung dito ulit sa gear icon. Makikita nyo po yung import brush. Ito naman yung positive sign dito. Magkiklik ka ng brush na bago. So, gear icon, import brush. So, import po natin na click. Click. Ayan, lagyan niyo po ng sound para effective. Joke lang po ah. So, ayan po yung brush. Hahanapin niyo yung dinalon yung brush. So, kung wala, ayan, maghahanap kayo ng brush. So, again po sa mga nag-register. So, marami na po ang promise. Mamaya, i-upload ko na yung mga additional brush natin. So, check natin ang mga additional brush natin. Tutorial libraries. So, After Effects plugin. After Effects pala yun. Magda-download lang po tayo yung additional brush para makita nyo kung paano. So, Photoshop. Okay, wala. Sa Bansot. Pasensya na po sa aking pangalan na Bansot. Ayan. So, brush. So, brush for Photoshop. Ayan. Assuming na nag-download ka ng brushes, nilagay nyo sa isang library, sa isang folder. So, katulad po ito, butterfly brushes. Double-click ko po. So, hanapin ko po yung butterfly natin. Kunyari ito. Then, load. Tapos, makita nyo sa baba na yung butterfly. Ito na po yung mga butterfly brushes natin. Ayan. So, click natin yung ating left bracket para lumit yung brush. So, sabihin natin violet na ayan po yung violet. So, sa taas, baka yung ano niya ay okay, wala naman so far. Ayan yung brushes. So, ando natin. Download pa tayo. Download pa tayo sa pang brush. Click. Ayan. So, ayan po yung size ng brushes. So, medyo mapusya ang kulay ngayon. Naka-mixer kasi tayo. Ayan, naka-mixer. Check natin. Okay, so, yun po yung pag-upload ng brush. So, marami po yung brush. I-upload ko na lang mamaya. Isa-isa kasi malaki po yung file ng iba. And yung iba ay malaki yung... Anyway, i-upload ko na lang po. Hintayin niyo na po mamaya. Pag natapos yung ating session ngayon. So, right-click. Import brush. Ito po yung import brush natin. So, marami po yan. Mga butterfly brush. Pero po tayo mga astral. Barbie. Kung mahilig po kayo sa Barbie, ayan po yung Barbie brush natin. Load. So, sa baba, nandun na po yung Barbie brush natin. Ayan. So, check muna natin yung butterfly. Ayan na po yung mga Barbie brush natin. Ayan. Si Barbie na po yan. Ayan. Pag, ayan yung Barbie natin. So, punta tayo sa new layer. Ayan. Tapos, dito tayo gagawa ng Barbie. Sir, Barbie pa yung na-pili. Pwede naman kahit sino. Kaya po yung Barbie. Check natin yung mixer ko. Ano. Wala pala laman yung mixer ko. Kaya yung Barbie. Ayan. So, marami pong klase yung brush na yun. Ayan. Delete po na. Kaya lang hindi siya madi-delete kasi naka-content aware. So, magiging puti na lang yan. So, ando na lang natin. Tatagal pa yun. Okay, brush ulit. So, meron tayong brush. Marunong na kayo mag-download ng brush. So, letter B, right click. Tapos, import kayo ng brush. Ngayon, kung nagkamali-mali na kayo ng settings dito, pwede nyo tanggalin yung mga hindi nyo ginagamit na brush. Ito, katulad dito. Pwede natin i-delete yung group. Ayan. Okay natin. Yung butterfly, right click. Delete yung group. Ayan. Pwede kayo mag-create din ng sarili yung group. So, right click. Tapos, new group. Ayan. So, pwede yan. Paano naman kung meron tayong sariling brush? Ito na po, gagawa po tayong sariling brush. Yung nga lang po, pag-brushes kasi ang ginagawa natin, yung kulay niya, kung anong kulay ng foreground, siya po yung magiging ng kulay ng brushes natin. So, create po tayo ng new brushes. So, bago po yun, buburahin ko na po ito. Or, create na lang tayo ng new para mabilis. New brush. So, new drawing. Ayan, A4, create. Tapos gawa tayong brush. So, assuming pangalan nyo, gusto nyo gawin brush. So, syempre, kailangan nyo ng kulay. Pag puti kasi, check na lang natin later on. So, gagamitin ko lang black or blue. So, regardless po yung sa kulay. Kapag white,
mamaya, check natin. So, ginawa ko po ay blue. Kulit po, ano? Kasi siya na po makulit. So, gawa po ng text. Ayan. Ayan na po. So, sabi natin ay banso. So, gagawin ko pong kada drawing ko, ay ipipage ko na yung brush na yan. Hindi na ako magta-type. Or assuming po na ano to, yung inyong signature. Signature na may logo. Ayan. Halimbawa lang po yun, ha. So, ayan po yung banso. Naka-60 kasi siya. So, gawin natin ay blue. Ayan. Ayan. So, assuming po na ito yung logo ko. Then, kukuha ko tayo isang logo. I-assume natin. So, ito ay pag in-open. Sorry. Kukuha po tayo yung logo. Ay, ito po. Ayan, mayroong logo dun, no? Kaya lang, hanap pa tayo. Ah, ito na lang. So, ito po. Gagawin natin logo ito kunyari. So, naka-PNG po yan. Kaya nakita nyo, checkered yung background. Ibig po sabihin, naka-PNG. Ibig po sabihin, no, kapag PNG, kapag inilagay niyo po yan sa MS Word niyo, wala pong background dyan. Kaya kapag inilagay niyo sa object dito sa Photoshop, wala kayong background. So, kiklik ko po siya at lalagay natin sa ating drawing. Ito po yung gagawa natin ng drawing. Untitled one. So, ang technique po, pwedeng mag-control A, control C, tapos puntahan yung paglalagay ninyo, tapos control B. So, possible po yun. Pwede rin pong hindi nyo na-highlight yung object, i-click nyo na lang, papunta doon sa document nyo, tapos drop nyo dito. Possible din po yun. So, mag-ano po yung case. Pwede rin, ano, click natin, ha. Okay, huwag na muna yung ibang technique. Yun na lang muna po. So, ayan na po yung logo. Gusto nyo maging brush lang yung logo. Kaya lang po, magiging black and white lang po yan, ha. Click mo po doon. Hindi po siya maging regular na ganito yung itsura. So, gagamitin po natin itong logo na to as a brush. Ayan. So, gagawin po lang. Ito po ang, you know, wala po ang gagawin, ha. Wala ko pong i-highlight. Basta nakaselect ang layer. So, right-click po. Wala pong mangyayari dito. Or, edit. Tapos, meron dito nakalagay. Define brush preset. Ayun. Kapag kinilik natin kagad ito, ayun yung logo. Sample brush 1. Okay natin. Tapos, itago na po natin yan. I-click po natin yung brush o letter B sa keyboard. Right-click. Nandun na po sa ibaba yun. Ito na po. Click. Tapos, pwede niya pong gamitin yan. So, naka-ano po yung keyboard ka, naka-active yung caps lock kaya hindi makita yung size ng brush. Ito na po yung logo natin. Nga po, sabi ko nga, black and white yun. So, kung ano po yung dark color doon, i-adapt niya po yung kulay. Katulad dito, eh. Ito, medyo mapusyaw. Ayan. So, yan po yung logo. Okay lang po sa mga monochrome gamitin. Halimbawa po naman kung pangalan. So, ito naman yung bansot. Ayan. Nakahighlight po yung layer. I-edit. Define brush preset. Ayan na po yung ano natin. Ha? Sample brush 2. Okay natin. So, create tayo new layer. B sa keyboard. Ayan na po yung bansot natin. Ha? Naging brush na. Ayan na. Kunyari, ano po yan? So, gawa po tayo ng signature, kunyari ninyo. So, ayan, kuha po tayo ng magandang pot. So, click natin. Kunyari ito. Ayan, kunyari, bansot. So, sir, ang daming pangalan, bansot po ang kinuha. Gagawin po natin signature para magkaroon kayong signature na brush. So, naka-highlight po yung layer. Punta yung edit. Define brush preset. Done. Brush 3. Meron na po kayong new na ano, na tawag doon na brushes. So, yan po yung paggawa ng brushes. Ayan. Yung pong pagka-create naman ng font, kung wala kayong signature font na tinatawag o decorative font, ayan, kung kanti po kasi ang available na font natin, default lang po yan na mga, nung nag-install tayo ng Photoshop, ng ano, Windows. So, kung gusto po magdagdag, check ko lang po sa, ano, dito. Mag-download po tayo sa signature font. Hindi po magagandang font na tinatawag. May mga print na naman po niyan. Ayan, signature font sa the font. Turo ko rin para kompleto na po yan. Halimbawa, hanap kayo ng font na gusto ninyo. Oh, sorry, signature font para nilagay natin. Decorative font po. Alam kung nasa ano po kayo, sa graphics, kailangan yung maraming font, hanap lang po kayo decorative font. Ayan po, hanap lang kayo, decorative font. Meron naman mga pre-po dyan. So, hanapin nyo lang po.
halimbawa pangit yung decorative ponte lang. Dapat decorative tapos signature ponte lang. Anyway, sample lang po. Ito pong Shakila. So, ito po yung download. Magda-download na po yan. Ito na po sa taas. So, open ko lang po yung file. Ayan, ito na po yung file. Double-click ko lang po yung laman. Ito po. Double-click ko lang po yung TFF na yun. Ayan, magtatanong po yung install. So, ayan na po. Ganun lang po pag dadagdag lang po. So, tingnan natin kung available na dito. But, normally po yan, mag-take effect pa yun pag restart kayo ng Photoshop. So, anyway, tingnan lang po natin. So, letter S po, Shakila. So, hanapin niyo po si Shakila. Kung narito na. Otherwise, kaya niyo po restart ng Photoshop para maging available yung Shakila na yan. So, hilahin natin. Kung kulit pa sabi na hindi pa available, si sir, kulit, no? Ayan, hanapin mo yung Shakila. Meron po minsan nag-take effect na. Pero, mandatory po yun na kailangan i-ano nyo. Ayan, ito na po, Shakila regular. Ayan na po yun, available na. So, pwede nyo pong gawing signature po. So, i-edit, define, brush preset, sample brush 4. Okay natin, available na po yung font na yan. So, ganun lang po pag, pagtuloy. Available na po yung maging brush. So, bakit naging dalawa? Yung po kasing font natin kanina, hindi natin na-highlight yung isa. Ito, okay na to. Right click. Highlight, edit, define brush preset. Ayun, brush 5. Tapos, dito tayo sa kabila. Nag-double po, It's been naka-highlight yung isang object dyan. Siguro meron dito. Anyway, kapag po naman, halimbawa, picture, ang gusto nyong reference. Halimbawa, gumagawa po kayo ng, hanap po tayo isang picture. Kunyari po itong dalawa na to. Gusto nyong gawin, brush itong dalawa, yung people interact natin na yun. Gusto nyong gawin dalawa siya. Gusto nyong gawin brush. I-highlight nyo lang po ng ganito. Hindi nga alam po kung anong nasasakupan ng marker ninyo, magiging brush slash yun. So, kailangan nyo pong i-separate kung gusto nyo itong object na to. So, highlight o marker, Ctrl-C, Ctrl-B. Ito na po yung kinontrol-B natin. Ayan. So, pwede nyo pong tanggalin yung itong background. Gamit ang sabi nating magic wand. Click natin. Delete. Ito on. Pwede nyo pong i-select na lang kunyari yung blue. Ayan, lahat ng blue. Anyway, i-sample lang po natin na pwede nyo i-isolate yung object, kunyari dito. So, kung ano yung pili ko ng marquee, tapos punta po kayo ng edit, then define brush preset, siya po yung magiging natin, brush. So, ayan po. Click na tayo sa new layer, B, para sa brushes, ayan po yung brush natin. Oops, sorry. Hindi po nag-highlight kasi mapansin nyo po meron tayong malita selection dito sa dito. Ayan, no? Kaya hindi nag-aano yung brush ko. So, letter N sa keyboard. Press lang kayo kahit saan. Click. Mawala na po yung selection marking. So, brush. Ito na po yung brush natin. Oh, in-adapt niya. Oh. Ayan, in-adapt niya. Tinanggal niya yung background na puti. Kasi nung hinahilight natin, ito yung kinuha natin. Dito tayo. Ulitin po natin para mas malinaw. So, ayan po. Tinanggal ko na yung dalawang layer na makulit. So, dito na po yan. Marquee. Ayan. O, iscopy na natin to. Or, sabi natin itong, kulit niya sir, sabi natin itong mapa ng, ito, Australia yata to or something. So, ayan po, naka-highlight yung mapa. Edit. Define brush preset. Ayan. Mapa na po yung available. So, check natin. New layer. Palitan yung brush. Ayan na po yung mapa ninyo. Naging brush na. So, yun po yung paggawa ng brush. Yan. So, marami po yung brush. Huwag na kayo mag-download. And, i-share ko na lang po sa ating, dyan na lang po sa, sa page ng Mikani Web. Mayroon po dyan file repository. Puntahin na lang po mamaya. Magpa-pop up din naman yan dun sa, sa page ng, Mikani Web. Balikan nyo po. And, available po yung brush dun. Marami po yung brush. Kaya, huwag na po kayo mag-download. So, hapin natin. Ayan po. Ang dami po niyan. Control A, right. Control A, right click. Ganito po kadaming brush.
Ayan. 8GB lang po naman yung brush natin. So marami po yun. Merong abstract, merong pang star, smoke brush, angel brush, anime, architectural element, birds, brushes, butterfly car, Christmas cloud, and hanggang sa dolondolo, marami po yun. Ayan. Napakarami po ng brush natin. Role po namin yung mga graphic designer mag-ipon ng brush para pwede kayong may magamit. At free naman po i-download. Ngayon, kung gusto po mag-download, bisitahin niyo lang po ang DeviantArt. Gawa po kayo ng account. Marami pong brush doon. Or, i-type yun po sa keyboard or armin dito sa ating ayan, kunyari dito, brushes, Photoshop brushes. Download. Lagay nyo lang download or free. Ayan po, 2,500 free download sa Brushy. Ang hirap bigyan sa'yo, no? Brushy. Ayan. Ayan po. Mga Photoshop download. Nga lang po, pag mag-download kayo, be aware po sa mga kiniklik natin. Eh, marami po kasing spam ang nagkalat ngayon sa lalo ngayong pandemic na sitwasyon. So, be aware po sa mga kinikit yung katan po ito. Okay lang po ito, brush. Pero baka akala natin brush. So, be aware po sa mga ano na yan. Ayan, ito, brush. Ayan, brush. Pag-click nyo po, may magpapapapa naman. So, be aware po doon. Baka hindi tama yung nakiklik. Ito, safe po yung mga ganyan. Pero pag po affected na ang computer nyo ng spam tsaka ng mga malware, marami po nagpapapap dito. Kaya, request, hindi po request, suggestion, mag-download po kayo ng ad blocker tool para po mawala spammer ninyo. So, meron po kayong makikita dito sa settings sa dito po sa inyong browser. Hanapin niyo po yung settings ng browser. Sa Google Chrome po, narito sa gilid yung ano niyo. Dito yata na sa gilid sa Opera. Tapos settings, tapos may makita po kayo diyan extension. Ayun, puntahan niyo po yung extension na yun. Or i-type nyo lang, Opera extension. Tapos hanapin nyo po yung browser. Suggestion lang po ito para sa kaya. Na-list po tayo ng topic na konti. Extension. Para po save kayo. Ayan. Show Opera extension, mga add-ons. Hanapin nyo po yung ad blocker tool. Sa Opera po, ayan. Lalabas po naman yan. Ayan. Enhancer. So, hanapin nyo din yung ad blocker. Napunta tuloy tayo dito. Isa lang collect, ano? Blocker. Ayan po. So, eto, makita nyo po. Pop-up blocker. Ad blocker for Gmail. Ayan. Ad blocker tool para sa YouTube. Ayan po. Huwag kayo pipindot agad, ha. Click nyo muna yung pangalan. Then, click nyo po yung review. Napakalaga po nun. Eto, pop-up blocker live. Click nyo po yung review muna. Baka naman sabi nyo sa review, pangit daw, ganun. So, ayun. Ganun lang po, suggestion nyo. Tapos, add nyo po sa Opera para lahat na nagpapapap, lahat ng spam na nagpapapap sa browser mo, matatanggal. Lalo po sa Facebook, maraming blocker dyan, o maraming spammer dyan, nagpapapap pag-click yung Facebook. So, yun lang po, i-download nyo yung blocker tool. Okay, si Lesero, nag-extra pa. Okay, balik po tayo sa ating brush. So, meron na po tayo sa brush tool. And marunong na kayo mag-download. Siguro, right-click. Tapos, import brushes. Pwede nyo pong i-share din yung brushes ninyong mga ginawa. Kunyari, ito yung mga brushes yung ginawa sa ilalim. Ayan, hinighlight natin. Tapos, gagawin ko po ng sariling group. Ayan, naka-highlight lahat ng brush na ginawa natin. Right-click. Meron dyan nakalagay, new brush group. So, ayan na yun. Bansot brushes. Ayan. Ayan na po yung Bansot brushes natin. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga katabi. Right-click. Or highlight muna. Then punta po kayo dito sa gear icon ulit. Export selected brushes. Ayan po. Pangalanan, Bansot brushes. Ayan. Tapos pwede nyo pong i-share sa mga kasama nyo. So, sa desktop. So, ayun. Bansot brushes. Save. Pag i-download ng kasama mo, punta lang siya sa brush. Import brush naman po doon. And punta niyo po kung saan yung brushes. So, sabi natin sa my desktop.
ito na po yung Bansot process. So, available na po yun dun sa, mag- sa ano nila. So, ganoon po yung pag-export at pag-import ng brushes natin. So, hindi ko na kailangan yung brush. Right-click. I-delete ko naman. So, nagkamali ka ng mga settings dito. Meron kayong makita dito sa gear icon ali. Restore default brushes. Okay natin. Ayan. Mag-ano na po yun. Halimbawa, may na-delete kayo, may nadagdag kayo, gusto niyong baguhin or ibalik sa dati, restore na po yung default process. So, ganun po. So, not. Punta naman po tayo sa mixer ng brushes natin. So, meron tayo ditong mixer brush sa baba. Pencil tool tsaka color replacement. Mamaya na po. Mixer brush muna tayo. Pag-click niyo po yung mixer brush, mag-appear dito sa task. So, ano ba yung mixer brush? Ito na lang po para mas sigurado tayo. Open po tayo isang file. Oh, ako na lang po pala. Caricature. Ito po yung caricature. 1255. So, 1, 2, 3. Possible pa. Gusto po kayo turuan ng caricature. So, mag-open lang po tayo isang item dito sa caricature na Photoshop. So, Benji, Bernadette, Christina. Eh, si Christina na lang po. Okay, open natin yung brush. Yung pot, yung caricature. Papakita ko lang po yung ating tinatawag na result. Yung tinatawag na mixer. Mixer brush po ay marami pong gamit. So, halimbawa po itong background natin. So, lalagyan po natin yung brush. Ito. So, ayan po yung brush na ginawa natin. Naka-sketch mode. So, ang gagawin ko po dyan ay mag-create ng new layer. Ayan, new layer. So, dito ka muna sa gilid. Gagawa po tayong brush. Gagawin kong black muna dito. So, brush. So, balik natin po sa general brush, then dry. Or, ayan, brush. Kiklik lang po isang brush dito. So, masyadong makapal. Masyadong makapal. Ayan, ito na po yung brush natin. So, gagawin ko pong brush yan. Highlight. Big, victory para mag-nudge. Para ito lang selected ko. Edit. Define brush preset. Ito na po yun. Okay natin. So, ang target ko po dito, magawa ng, ano dito, ito na po yung brush ko. Kunin ko yung kulay ng, say, red color. Ayan. Kapag po ang brush ninyo ay normal brush, so, naka-new layer ako, brush. Ito po yan. Pagkapag normal brush yan, makita ninyo po yung effect ng brush. Consistent po yung arrangement ng brush ninyo. O, pag ganon, o pag ganon, consistent. So, pangit pong, pangit ang dating. So, halimbawa kung may ginagawa kayong design, yung mixer brush po pwedeng gamitin. So, letter B ako sa keyboard. Tapos, ayan. Tapos, pindutin po yung F5 sa keyboard ninyo. So, ito po yung F5. Lalabas po dyan yung brush settings natin. Sa brushes po, under po ng brush settings, ito po yung brush selected natin. Ito yung brush settings natin. May makita kayo scattering. I-click nyo lang po yung scattering dito. Tapos, highlight para makita yung preview sa baba. Ito po yung consistent na brush natin, hindi siya, kung isang direction lang, ang gagawin nyo po, scatter nyo. Nakita nyo po yung preview ng scatter yung brush. Count, pwede nyo dagdagan. So, assume ko na 1 na lang yung count. Pero yung scatter po, both axis, nagbabago po yung scattering ng brush. So, maganda po pang scatter yan. Ayan, scattering, tapos i-off na siya, minimize. So, pag nag-brush ka, hindi siya consistent yung dating ng brush mo. So, yun po yung gamit kapag gusto nyong mag-scatter ng something sa ano nyo, sa keyboard o sa dito sa ginagawa ninyo. Yun po yung gagawin ninyo. Press yung F5. Tapos, dagdagan nyo po yung scattering. So, yan po yung ginawa natin. So, delete po natin, undo, lahat. Delete natin yung brush. So, create po na yung layer para sigurado ako. Gawin kong black yung kulay ng foreground. Create ako ng brush. So, kunyari, ito. Yan. Kunyari, team brush natin. Kailan mo po hindi kayo mag-create. In case lang gusto nyo mag-create, ayan po yung ginawa. Tapos, image, edit, define brush preset, available na po yung brush. So, i-delete ko na siya. Create ako new layer. Palitan yung kulay. Ayan, red, brush. Press F5 sa keyboard. Lalabas yung scattering. Ito, brush setting, then scattering. Papalitan ko siya, then go. Ayan na po yung brush natin. Nag-scatter na po, ayan. So, what if meron tayong preset ng brush?
So halimbawa, ano po yung gusto nyong scatter dito sa backside? Halimbawa, mga butterfly. So balikan natin yung butterfly natin. Sabi natin magenta or violet. B for brush, right click para i-upload yung brush. So import brush natin. So balikan natin yung butterfly or star na lang. So wala yung star, no? Christmas brushes, tingnan natin kung meron. Kulit ko, no? Sabi ng brushes. So brushes na, no, na butterfly. Birds. Kulit ni sir. Ayan, insect na lang. Load. So load. So available na po yung insect brush natin. Ayun. O kunyari ito, mga butterfly. Ayan. Gusto nyo i-scatter yung butterfly na yan. Ayan. So meron pa lang siyang ano. Ito. So ayan. Oh, sorry. So any butterfly, palitin natin yung konti. Gusto nyo i-scatter dito. Ito. Consistent po yung dating ng butterfly ninyo. So pwede nyo i-press yung F5. Scattering. Oh, sorry. Bakit? Oh, sorry. I-activate mo na yung brush para mag-activate ito. So, brush. Ayan. So, naka-brush mode na. Right click. Oh, sorry. F5. Babalik po ito. Scattering natin. Ayun. Highlight yung scattering. Ayun. Ito na po sa baba. Naka-scatter na siya. Ayan. Tapos po yung count cheater nyo para po mag-ano yan. Yung counting mo. Pero yung mag-randomize and something. Oh, naka-ano na po dito. Scattering. So, meron kayong ano dito. Pwede i-rotate kung gusto ninyo. Check natin yung brush dynamic. So, ito naman yung size jitter. Ibig sabihin, ano siya? Nagkakaroon po ng variation from small to large. Nakikita niyo po yung preview dito sa baba. Pwede rin mag-set kayo ng minimum diameter. Ayan. Angle. Para po naman yung nakarandom din yung position ng brush mo. Ayan, nakita niyo sa baba, umiikot. So, ayan muna. Scattering natin, sabi natin, ayan, watak-watak. So, pag nag-brush kayo, ayan po yung naka-scatter na yung brush nyo. At the same time, yung size ay iba-iba rin. At the same time, yung rotation na iba-iba rin. So, yun po tinatawag na scattering brush. Ano natin, yung pag gusto nyo i-modify yung settings ng brush nyo. Ayan. So, di ba, bulaklak. Kaya lang, butterfly yung nilagay ko. Kaya lang, ano. Ayan. Okay, so much for that. Yun po yung ating brush. And ang brush mixer naman, mag-mix lang naman kayo ng dalawang brush dito sa taas. So, ganun lang naman. Ayan, bihira akong gamitin yung mixer brush. So, gamitin natin po sa composition yung mixer brush. Okay, so done. And yun naman pencil tool. Dating naman niya, pencil. Siyempre, pencil ang dating. Instead ng parang brush, pencil line, o. Oh, yan ang dating niya, pencil natin. Ayan siya. Laki, ha? O, hanggang ganda yung laki ng pencil. Ayan. So, ganun lang. Kung pencil mo ang gusto mo. So, ayan po. Ito yung caricature ay mga brush lang po yan. Saka ginamita ng tinatawag nating ito po yung original. Ginamitan po yun ang mga tinatawag nating filter. So, mapatutunan po natin din ulit yan. Ayan. So, off na natin. Back tayo sa ating. So, graduate tayo sa brush. So, after po ng brush, susunod na po yung clone tool. Ayan, clone stamp tool. So, ito na po yung gusto kong pag-ibahin kanina. So, balikan po natin dito ulit. Ayan. Yung kanilang command natin dito ay yung healing brush. Na ang location ng healing brush ay isa ang source. Kung mayari dito ang source, click natin. Tapos sa brush dito. Pag ilangat natin yung brush, ay yung sa mouse button, babalik po yung source natin sa isang source natin. Ayan, mapapansin yung cross, iisa yung location. So, ayan natin. Gamitan po natin ang panibagong tools. Yung tinatawag na stamp tool na nasabi ko po, clone tsaka stamp, kaya naging clamp. So, stamp tool ay letter S, ang ano niya, clone stamp pala, sorry. Stamp clone, no, clone stamp, letter S po, ayan. Ang gamit po niya, yung po parallel na location niya, nung source tsaka yung patutunguhan o destination. So, kunyari ito po, ang gusto kong kunin na itong lahat na to, itong buong area na to,
Itong area na to ay kukopyahin ko pa po na ito. So, press letter sa keyboard. Press letter alt sa keyboard. Ibig sabihin yung source. So, click natin yung area. Click. Tapos, habang nakaklick yung alt button natin, pupuntahan natin yung destination. So, dito. Click natin ulit. I mean, yung alt button ay tanggalin. So, ito na po yung kukopyahin ninyo. Ayan. So, napapansin po yung cross dire-diretso. Kahit po angatin nyo yung mouse sa keyboard, tapos ituloy nyo, yung kung ano po yung source natin, kung parallel location niya, yun po yung kukopyahin niya. So, yan po yung kaibahan ng tinatawag na healing brush doon sa clone tool. Kung ano po yung paparallel niya, yun po yung susundan niya. So, ganun po yung sitwasyon. Halimbawa, dito naman kukunin ko. Ayan, dito ako ngayon. Ayan. So, ganun yung case. Halimbawa, ito naman, medyo katulad na dito kunyari. So, ito naman, click naman sa area. Ayan. Ngayon, ang suggestion po kapag nagko-clone tool kayo, huwag niyo pong i-maximum kagad ng 100. So, pwede rin, pero eh, mas maganda po naka-layer kayo sa bagong layer para mas control niyo po. Ito, katulad natin, hindi natin na nilagyan ng layer. Ito, naka-layer na ngayon. So, click natin. So, naka-100 ako ngayon. Kaya ko nilayer para control ko po yung opacity. Ayan. Tapos, opacity. Kung masyadong abrupt yung dating, ayan, although sa brush, pwede rin gabitan. Anyway, mas maganda po, i-controlin nyo sa layer. I mean, mag-view layer kayo para pwede nyo balik-balikan kung nagkamali kayo. Mas madaling baguhin. Okay, yun po yung clone tool, letter S sa keyboard. Ang clone tool po natin, merong may scenario po ang clone tool natin. Okay. Napansin nyo po, nag-new layer ako dito. Ibig sabihin, lahat ang gagawin ko sa clone tool, so ulitin natin yung clone tool, ha? New layer, or control, new layer na lang, ayan, new layer. Naka-clone tool ako letter S, so ito yung babaguhin ko. Ito, ito yung kukopyahin ko para sa clone tool. Dito ako magsisimula. Punta ron. Naka-clone tool po ako, ha? Ayan. So, ayan po yung clone tool. Okay, done. Ayan, gusto nyo paputihin ko to, okay lang din. So, mas safe kung kukontrolin nyo po ng, oh, sorry, lagyan natin ng lasso tool dito. Assuming po na gusto nyo kontrolin yung palitan ng background itong area. So, ilalasso ko siya. Ayan. Okay. Ayan, nilasa natin. So, pwede kayong, hindi na clone tool, pwede nyo i-brush na lang itong area. Ayan, kamali pwede ako. Brush tool yung nakuha natin. So, nagpalit siya yung brush natin, no? General, nagpalit yung, napansin nyo po, nagpalit yung brush natin, no? Nawawala po yung ibang item. Mamaya, malalaman natin bakit. Ayan, so, pwede natin i-clone tool yung area. Oh, sorry. Ayan. Dito naman, para medyo, oh, sorry. Ayan. Biglang nagpalit yung pixel natin. Anyway, makita natin. So, yan yung situation. So, yung part na yon balik ko, ito yung new layer. Oh. Pwede nang balik-balikan. Kaya, yun ang purpose ng new layer. Kaya lang po, kapag nag-new layer ka, so, balik natin yung original layer. Ayan. Pag nag-new layer ka dito, kukontrol kayo, nakita niyo po sa taas, nakalagay sample on layer. Baka po nakapindot yan dito sa current layer. Ang ibig po sabihin, kahit nakakontrol kayo, tapos new layer kayo, hindi kayo makakapag-clone tool. Ibig sabihin dito, lagay natin doon. Ah, bakit meron? Ah, tama, naka-all layer ako. So, balik natin sa current layer. Ayan. Pag nag-clone tool kayo ngayon, hindi nyo malalagyan to. Naka-current layer kayo. Ibig sabihin niya, ang kinoklone ninyo, itong layer na to na walang laman. So, yung ibig sabihin na, meron siyang dalawa o tatlo, current and below, all layer. Pag current and below, yung taas lang tsaka itong sa top and bottom layer lang. Pero kung all layer, lahat ng layer na madaanan, possible mong makopya. So, yun po yung sitwasyon. Kung ang ginamit mo nyo po ay current layer, dito kayo mag-clone tool sa original layer ninyo. So, ayan. Original layer. So, pwede na akong mag-clone tool. Ayan po yun. Pag gusto mo, original layer, new layer, ito, balikan nyo po dito, lagay nyo all layer. So, ito na yung sitwasyon ng all layer. Ayan. So, yun po yung gamit ng clone tool. So, watch out nyo po yung sample kung naka-all layer or naka-current below or naka-current layer. So, yun po yung magiging sitwasyon. Next.
So, meron pa tayong ilang minuto. Balikan natin yung inyong mga comment section. So, para wala pa namang ano. Ano po ang next na pag nakapunta na sa LinkedIn? Wala. Akala ko sa akin yung tanong. Check natin. Nag-focus lang po ako kaya titingin ako ng mga comment ninyo. Okay, so far wala namang mga comment na masyado abrupt. Okay. So nag-focus lang po ako, nagpapahiya ng konti yung aking ayan. Okay, so far wala namang comment. Ayan. So, balik ko na po sa ating topic. Naghahang yata yung aking PC sa kabila. Yeah, naghahang nga. Okay, naghahang sa kabila. So, check ko na po. Habang nakapost ako, check ko lang kung anong comment meron kayo. So, share ako. Kunyari po, pero nagpe-Facebook. Joke lang po. Kaya lang, check ko yung mga comment ninyo. Kaya lang, hindi po kapir yung aking ano. Ayan. So, check natin. Naghang po sa kabilang PC. Kaya, nag-off. Kaya yata. Joke lang po. Nagkano lang, chine-check ko yung mga comment ninyo. Kaya lang, hindi pa mag-appear yung aking ano. Ayan. So far, wala namang comment. Okay, so back tayo sa ating session. Meron po tayong next tool ay History Brush Tool. Ang ano naman po niyan ay lalabas naman ng history ng brush natin. So, i-connect po natin yung history dun sa history ng ano natin dito. Ibig po sabihin yan kung ano yung ginamit niya before, gagamitin niya pa rin. Ayan. Anyway, hindi masyadong usable yung history. Later na lang po. I-combine po natin dito. Ito po yung history brush natin. History ng ating ano, Photoshop. Kung sabihin niya, merong area na family kayo, so hanapin nyo lang yung area na yon, tapos pwede nyo i-restore or something na ano, or delete sa ano. So, ganun po yung case. Or, technique po sa undo natin, edit, undo. Check natin kung possible. Kung hindi possible, ay undo button. May undo po kasi ito. Check lang po natin. Ayan, hindi ko makita yung undo button. Edit. Taas. Ayun, redo, undo. Okay. So, wala po yung bibigay sa ating technique sa part na yan. Anyway. So, back po tayo sa ating lesson. So, nilaktawan po natin yung ano, history brush. Ayan, restore path parts of an image to an early stage. Ibig sabihin po niyan, ibabalik lang yung binarush out ninyo, ibabalik niyo lang. Iba parang kung nagkamali ka ng second brush o second stroke, ibabalik niya lang naman dito. Ayan siya, oh, yung history brush na tinatawag. So, ayan, hindi ko pa, ito yung brush ko kanina, ginamit. Binabalik lang. So, pwede yung gamitin kung usable. Pero sa akin, hindi ko pa na ginagamit. Mahirap gamitin. So, gamit ko normally itong history dito. Ito naman, lahat. History, eraser, layer, close tab. Itong dito, para sa brush lang. So, dito naman sa history niyo, history ng dialog box. Halimbawa, hanggang dito yung i-undo natin. I-delete lang naman yan. I-open lang dito. So, ayan. So, ganun case. So, sa ngayon na medyo ano pa sa workflow. So, activate nyo lang dito sa window history. Eh, tackle natin later sa ibang topic. Huwag muna dito, nasa basic tayo ngayon. So, sunod po ay eraser tool. So, ay, may tumatawag. Ayan, saglit lang po muna. Saglit lang po, huwag muna kayong tatawag sa mga naka-online. Ayan, okay, back tayo. Kinasal ko po yung call. So, kung sino man yung tumatawag ngayon ay
muna ngayon. Okay. Okay, so back tayo. Meron tayong eraser. Meron background eraser tool. Meron naman magic eraser tool. So, isa-isahin po natin. Gawa tayo ng panibagong layer. I mean, original layer. So, makita natin. I-duplicate ko po yan. Ayan. I-off ko na po yung bagong layer. Original layer. So, ang gamit po eraser, letter E sa keyboard. So, pambura po. So, kapag nagbubura tayo, ando natin. Kapag nagbubura tayo, bakit mapo siya? Ayan. So, unahin natin mga settings ng eraser natin. So, pag-click nyo pang eraser, meron sa taas opacity. So, naka 37%. Ibalik ko sa 100%. So, pag-erase natin, ayan ako 100%. Bakit naka, ano pa rin, nag-gradient yung eraser natin? So, ando ulit natin. Ang eraser po natin, may kinalaman sa brush. Ano po yung ginagamit yung brush dito, katulad dito? Soft brush yung ginagamit. So, ang dating ng erase natin, naka-soft. Kunin po natin yung dry brush. So, naka-dry brush, pag-click natin dito, solid. So, yan po yung pagkakaiba ng dalawa. Eraser po natin. So, halimbawa, ang ginamit yung brush ay yung ginawa ninyo yung brush. Kunyari ito, paru-paro o butterfly. So, yun ang inactivate mong brush. So, pag-click nyo sa brush, sa eraser, palakihan natin yung brush natin. So, caps lock, eraser. Ayan, sobrang laki pala. Right click natin. Palitan na lang. Baliktarin natin. Oh, sorry. So, ito yung eraser natin. Naka-caps lock ako kaya nawawala sa screen. Ayan na po yung brush. Oh. Eraser, pero eraser yan. So, ayan po. So, ang eraser natin may kinalaman sa brush na ginagamit natin. So, take note po dun sa part na yun. And at the same time, kung nag-settings po kayo sa brush dun sa scattering niya, the same thing din po na pwede kayong mag-scatter ng in-erase ninyo dun sa brushes. So, eraser plus yung F5, ayan po, pwede nyo pong i-ano yan, i-combine. So, kapag nag-erase kayo dito, ayan, maramihan na yan, no? Kahit isang click nyo lang, marami na yung ano. Pag dinarag nyo, marami na yung brush ninyo. So, ganun po yung eraser natin. So, erase po natin lahat. O, undo pala, sorry. Tapos, tunod po ng eraser. So, opacity, okay na. Okay. So, par okay na yan. Meron po siyang background eraser man. So, i-on natin yung background eraser. So, ano naman yung gagawin niya? So, napansin nyo po. Una, detected nung Photoshop mo kung ano yung foreground mo or foreground sa background. Kaya ang ginagawa niya, ini-erase niya lang yung certain portion. Although hindi totally ini-erase niya, pero at least na-detect niya. Kunin natin isang portrait na in-upload natin. Or kunyari ito po, dagdagan natin ng background. So, create ako ng brush na black, kunyari. Or kahit anong kulay, basta solid. Ayan. So, ayan. Ibabrush out po dito. So, B or letter G. Ayan. So, pinagsama natin, kunyari po yan, merge layer. So, ayan po, magkasama siya. Gusto mong burahin yung blue. So, eraser tool, pero background eraser po yung gamit. Ayan. So, click natin. Oh. Nakita nyo pa, hindi pala na ano. Nasama na talaga. No? So, hindi siya usable. Ayan, no? Ayan, usable na konti, pero hindi masyado. Ayan, no? Nabubura niya, pero sumasama. So, hindi possible. Check natin din sa portrait. Eraser, background eraser. Ayan, no? Mapush out doon sa ano nyo, sa subject, yung background nabubura. So, hindi masyado, ano? So, tanggalin na natin, hindi masyadong gamit. Yun po yung background eraser. So, hindi masyado. Sa ngayon. Protect background foreground color. O, activate natin ito. Duplicate. Protect natin. Okay, check natin kung usable na ngayon. Tago natin muna ito. So, hindi rin masyado. Okay. Hands up tayo. Huwag na natin gamitin. Hindi siya usable. Sa ngayon. Pero check natin kapag nasa composition tayo. Magic eraser.
So, magic eraser naman, duplicate natin yung tools o yung layer. So, kaya po yung magic eraser. Kaya, tinatanggal yung background. Kaya nandito, sa area na to, kasi hindi masyadong define yung ano dito yung kulay, kaya sinama niya. Ayan. So, hands up, hindi rin masyadong gamitin. Pero kung siguro matingkad yung kulay ng background or yung foreground, siguro magagamit. So, hindi masyado. Balik tayo sa ating tools. Gradient tool, paint bucket tool, tsaka 3D material. So, dalawin ko kung natin gradient tool muna. So, create tayo new layer. Tapos, gradient tool. Ito po. Ang gradient natin, ito yung pattern paths. Pakita ninyo. Yung may kulay, click nyo yung may kulay. Lalabas po lahat ng preset na available. Ayan, sabi natin sa blue tayo. Lalabas po yung preset. Halimbawa ito. Ayan, sinalik natin. Ayan, okay natin. So, ito yung magiging preset natin. Then, ibuhos natin dito sa screen. So, naka-gradient siya. Or, kung naka-gradient siya, so, kailangan nyo i-drag. Click and drag. Ayan na po yung gradient natin. Ayan, click and drag. Or, pakabilang side, click and drag. Ayan na po yung gradient. So, what if may sarili tayong kulay? Kunyari, itong portrait natin, gusto natin composition, papagta natin ng, ano, ng background. So, ang gagawin ko po ay i-adjust ko yung image size niya. Ganyan pong 300. Preserve detail, yung pinakita natin kanina. Then, okay natin. So, by the way, naka-highlight po yung layer ko. Hindi po ibig sabihin, itong layer na lang na to ang magkakaroon ng high resolution adjustment. Lahat po ito, kakaroon na yun. So, in-adjust natin. Then, select po ako ng brightness and contrast. Para po maging abrupt yung dating ng background at saka foreground. Para po lumaki yung pagkakaiba nila. Ayan, select. Ayan, medyo okay dito. Pwede rin po kayong channel. Pero yung channel gagamitin natin later on. Kapag nagpunta na po tayo sa medyo average level. Okay, so for the time, back tayo sa background layer natin. Kung ito, pwede rin. Kung ito, pwede rin. So, ito ang gagamitin natin yung second, yung in-adjust. Tapos, di ba, meron tayo ditong magic wand. Ayun. Ayan. Pwede rin po kayong kumunta sa properties. So, since nagamit na natin before yung magic wand, pagkatanggal ng background, ano naman tayo ngayon? Properties naman. So, ito po sa Windows, menu natin, then properties. Ito po yun. Ang properties po natin, lalabas po. Quick action. Meron po kayong remove background. Tapos, hintayin lang po. Ayan. Pwede po kayong kumanta. Ayan. Tinagal na po natin yung background. Pakita natin nasaan siya. Ayan na po. Tinagal tayo yung background. So, maganda pong gamitin kung medyo maganda po yung contrast ng background niya sa foreground. Ayan na po siya. Kaya lang, hindi po yung kailangan nating kulay ng ating layer. Kakailangan po natin ito. Kinuko lang yung ating masking. Paano natin ililipat dito? So, magandang question po yun. Ako na rin po nag-question. Ako na rin magtatanong. Ako na rin po yung sasagot. So, since naka-active yung masking, masking po ang tawag dito, ha, yung pinakita natin sa masking last meeting. Kaya lang po, yung sabi natin dito, hindi yung kailangan natin. Ang kailangan po natin ay itong nasa ilalim. Kasi po masyadong lumiwanag. Ginawa natin ito para yung background at foreground magkaroon ng magandang contrast. So, kukunin ko po dito. So, pwede rin pong i-apply yung layer mask. Or, add mask to selection. Ayan po yan, no? Tapos, i-off ko na po yung layer na yon. Ito po ngayon ang i-activate ko. Kukopyahin ko siya para save yung aking original layer. Ayan na po. Then, ipepress ko po yung masking dito sa tool, dito sa layer. Click. Natanggal ko na po yung background. Ayan. Ginamit ko po yung nasa baba. Kinuha ko lang po yung tools dito para yung sa selection. So, ganun po yung case. So, di-delete ko na siya. Ayan, di-delete ko na. Ayan, deleted na. Preserve na yung aking original plus yung original layer natin. Ayan. Tapos, lalagay natin ang layer. New layer para sa ating gradient. Click. Kiklik ko yung kulay ng gradient natin. So, kukunin ko po yung layer dito ng kulay. So, click natin yung background. Ayan yung dark color. Click ko naman yung light color, kunyari dito. Ayan po. Then, okay. Then, shift drag natin para malagyan ng layer. Ayan po. Baliktad. Ayan.
Ayan. So at least na yung kulay niya naka-monotone po ang dating. Monochromatic. Pwede niya pong patan. Adjustment, brightness and contrast, so whatever. Kung anong gusto mong gawin. So yan po yung isa sa mga procedure. Or, tanggalin po natin itong layer na to. Meron po tayong tools dito sa kasama ng layer. Yung pong 1, 2, 3, 4. 4 tools mula sa left. Or 1, 2, 3, 4. 4 tools pa rin mula dun sa right. Click nyo po yung maliit arrow. Meron po kayo makita itong gradient. Pag-click nyo po ng gradient, lalabas po itong selection nyo ng preset. Click nyo yung preset, halimbawa ay purple. O kahit anong kulay, okay na po kahit alin dyan. So, do-click lang para mabago nyo yung ating ano, kulay. Ito, name, color transparent. So, siguro kuha na lang tayo dito ng basic black and white or yung may blue. Then, click natin dito. 1, light color. 2, kaya na po. Then, okay natin. Okay uli natin. Kaya na po. Ano bang kakapagkakaiba na yung gradient fill nyo dito ay naka dito nyo kinuha dun sa gradient fill nyo dito sa tools. Yung pong gradient fill na nung una natin ginawa, hindi nyo na mapabalikan yung gradient niya. Halimbawa, gusto nyo balikan yung kulay, paltan, o paltan yung radial or linear into linear, hindi nyo mapabalikan. Hindi yun. Ang mangyayari dyan, gagawa na kayo ng panibago. Bawa yung kulay. Assuming yung kulay gusto nyo baguhin. Medyo lighted shade natin. Okay natin. Then, yung gradient niya ay instead na linya, gagawin yung gradient. Magkagawa kayo ng panibago. Ayan siya. Balikta rin natin. Reverse. Okay. Pwede nyo i-reverse. Ayan, hindi ko lang ma-reverse ano. So, yun po yung advantage saka disadvantage ng dalawa. Yung pong ikalawa na ginawa natin, dito natin kinuha tools, ginawa natin gradient ito. Pwede nyo balik-balikan itong portion na to. Double-click nyo lang po yung gradient na yun. Babalik na po yun sa original settings. Ito, gusto nyo gawin radial. So, ayan, naka-radial. Gusto nyo baliktan yung kulay, so reverse. So, ayan po yun. Ayan, naka-reverse na siya. Pwede nyo pang double click. Ayan. So, ayan po yung sitwasyon ng dalawa. Kapag dito po ay kumuha sa layer, bababalikan nyo. Ayan. And ano naman kailangan ng mouse dito? In case po na meron pa yung object na i-restore na nasa background. Halimbawa, check natin. So far wala tayong i-restore sa gilid or sa background. Ayan na po yung sitwasyon. So, okay. So, yan po yung check natin. Baka naman sumusobra na yung oras natin. 144. So, continue ko lang. So, yan po yung tinatawag natin gradient. So, linear, tsaka gradient. Merong angular, merong naka-reflected. So, dito pa rin. Double-click nyo lang po itong part na to. Double-click. Ayan. So, radial, reflected. Ayan. Or, diamond. Or, angle. Ayan, pwede yung baguhin. So, baliktarin natin to kasi abrupt. Abrupt din ano. Siguro okay na to kabila. Ayan, ganun. Ah, ganun case po yun. Balik natin sa region. Ayan. So, okay. Back naman tayo sa gradient fill yung ginawa natin. Yung susunod ay paint bucket tool. Ang paint bucket tool naman ay may kinalaman po sa ano. So, new layer tayo sa paint bucket. Solid naman siya. So, ayan siya. Nakalagay dito foreground sa taas, foreground color. Kung anong kulay na lang dito sa foreground color niyo, yun yung i-adapt niya. Ayan, so, buhos natin, new layer, buhosan. Ayan, paint bucket tool. Ayan. So, meron foreground, meron pattern. Kapag pattern naman, kung ano yung pattern na narito, pattern naman yung ibubuhos niya. Ayan. So, ang pattern naman, meron kayong pattern na selection o preset dito sa katabi ng pattern. Ayon, trees. So, hanapin natin kung anong meron kayo. Water. Ayan, water. Click nyo. Bakit na ganun kulay? Kasi sinunod nyo yung ano yung dati. So, ayan. Ayan. Sunod, meron siyang pattern. Meron siyang grass. Ito yung mga grass natin. Ayan. So, sinunod nyo ulit yung dating ano. Ayan, grass. Or trees, kung gusto nyo trees naman, pattern ulit, trees naman tayo dito, ito yung mga available. So, new layer,
Ayan. So, ganun po yung ano. And by the way, pag magko-composition po kayo, unang-una, tip na rin sa mga nagko-composition. Yung background nyo sa agay sa foreground, medyo malaking pagkaiba. Ibig sabihin po, kailangang, ang ibig kong sabihin niyan, nung kinuha nyo yung model ninyo is hindi, ibig sabihin, kitang-kita na noon, nag-photoshop kayo. Yun lang po yun. So, kailangan nyo i-adjust ng konti, either or yung background or yung foreground. Kung yung background, adjust yung kulay, papunta dito sa foreground mo. Or, i-brush out mo ng konti dito, tapos sa new layer tayo, i-brush out natin. So, ito po, tip sa composition na para hindi makitang, ano lang yan eh, pinotoshop, kasi kitang-kita yung pagkakaiba nila. Una-una, halimbawa dito, iba nag-masking tayo kanina dito. Ayan, kailangan yung i-refine, ayan, kailangan i-refine yan. Ayan, katulad dito, kailangan mong i-refine. So, paano mag-refine? Nasa gradient tool tayo. So, okay, tips lamang. So, dagdag na natin. Ito po ay i-apply ko na dito. So, right-click. Apply layer. So, wala na po siya. So, pwede niyang i-refine dito. So, paano tayo mag-refine? So, sabi natin, kuha tayo ng mask ng lasso tool. Ito. Kailangan pantay ito. Hindi siya bako ganyan. So, pwede kayo mag-lasso. Bawa ito. Tapos, at least padaanan niyo para hindi masyadong abrupt. Medyo tiyaga lang po. Kasi, walang shortcut. Ayan. So, ganun yung case. Dito naman sa hair, padaan nyo po ng susunod natin yung command yung tinatawag na smudge. Smudge tool, ito po yun, no? So, palitan natin ng brush. Sabi natin ito. Then, digitan. Ang gagawin nyo po yan, i-smudge nyo lang yung kulay. And ganun siya. I-100 natin. Ayan siya. Ini-smudge nyo. Same color po. Parang, kumbaga sa chalk, nagsulat kayo sa keyboard, sa blackboard o sa pisara. Tapos ini-smudge niya ng daliri. Iyan po yung gawa niya. So, ayan po yung dating niya. Parang po hindi masyadong abrupt yung dating dito. Ayan siya. So, mga ganong case. So, hindi ko na po lalahatin to. Pinakita ko lang kung nasa yung tools. Pwede pong reverse, papasok naman sa loob. Tsaka nyo i-counter. I-counter sa kabilang side para hindi masyadong ano. So, mga ganong case. And sunod pa, halimbawa, itong portion na to is dark. Pwede nyo pong i-dark itong area na to para kunin yung kulay nito para hindi masyadong abrupt yung dating dito. Oh, sorry. Yung pong dark na yung panidadark, kasunod na po ng tools natin. Dalawa na yung tools na nakamalapit na. And bago ako pumunta doon, may papakita po ako. Technique din po, halimbawa, buha tayo ng isang portion. Maganda, asama maganda. Lalo pa sa mga PNG na ginawa natin so, o sinig na object tapos sa PNG. Okay, pretty sir, mag-open ka na sa PNG. So, kukuha po tayo ng PNG file. Library, PNG, hanap po tayo ng PNG. Para at least alam niyo rin po kung paano ika-counter yung ano. So, Arab people, may Arab people ako. Green people, image. So, dito siguro sa image. Okay, dala sa image ni ano ni ito, image cell. So, okay, may tao tayo ngayon dito. Sabi natin ito nagbabike, check natin ang sitwasyon. So, ayan. Naka-black, kukunin ko yung black niya, portion. Hindi na po yung loob. So, kailangan nating i-activate ito. Tanggalin. Then black. Kailan dito na napasama? Dito ay okay, mali pala. Dapat walang check lahat. Ayan, sumama dito. Hindi sumama at sumama pati dito nakuha. At so, ano yung technique na gagawin? Technique ano po natin? Duplicate, image, adjustment, brightness and contrast. I-boost down nyo po yung brightness and contrast. Ayan. Makita nyo po nag-appear yung pinakang subject natin. Then, yan po yung gagawin natin sa selection. So, i-marking natin W. So, wala akong nakacheck dito. Ayan po. So, medyo dito, napasama pa. So, i-mark uli natin, pero ano po yung ano natin dito? 10. Ayan po, medyo na hindi na napasama dito. Ayan. Dito, okay. Dito napasama. Dito, delete na lang. So,
So, line tool or lasso tool, letter L, click. Tapos, i-alt natin, alt button, para hindi siya mapasama sa selection. Ayan, click. Ayan. Double click para mawala. Ayan. Ito, nawala, then wala. Okay, so hindi successful yung ating selection. So, W ulit, tanggalin na natin. Ayan. I-control nyo lang to, ito sa taas. Add to selection or press yung shift sa keyboard. Ayan. Ayan. So, highlight natin lahat. Click, click. Click ulit dito. Click. Ipapakita natin tayong tool sa in connection dun sa ating masking. Ayan. So, natanggal. Dito rin. Click. Ayan. Yun na lang kailangan yung isa-isahin. Ayan. Tatanggalin natin dapat kasi yun. Ayan po yung mangyayari. So, at technique po doon, inuuna lang namin yung area. Ay, tuloy na natin. Or pwede kayo magano, image adjustment, replace color or select color. So, selected color. Ayun. Check natin kung black, kung possible. Okay natin. Hindi siya possible. So, hanapin pa natin. Meron po tayong select color dito. Select mask, select color range. Ayun. Kunin natin black. Positive, black. Okay natin. Ayan. So, nag-select pa rin dito. Ano? Hindi na pasama. Anyway. Sir, ano? Pasensya na kayo. Makulit tayo. So, assuming ito na yung selection natin. Control A, Control C, Control B. Hayaan mo natin sa gilid. Lagay natin dito sa ating ginagawa. So, new drawing tayo. File nyo. May ano po yan. Kasi pag nag-masking kayo. So, ito na po yung minasa natin. Ibablock ko po yung ating program. Control I. May na mag-a-appear po kasi dyan na pag masking kayo, may mag-a-appear dyan na puti dito. Ito, medyo maganda yung selection natin. Ayun. So, nawawala po yung puti sa gilid. Lalo sa mga PNG, may nag-a-appear po dun puti. So, kuha pa tayo ng isa pang item. Natatanggalin natin yung background. Green people, volume 1. Check natin. Double click. Oops, sorry. Para po meron kayong option na paano tatanggalin yung white background doon sa ating PNG. So, yun po yung ating solution. So, kung wala ay... Ayun, nakakita rin tayo ng business. PNG, ayan po. May PNG tayo dito. So, okay, punta ko muna dito. Open ko muna yung ating PNG. So, ito po yung ating mga PNG file. So, kukuha po ng konti, click and drag sa ating selection. Ayan, dadami na yun. Ayan, so dumami na ating image dito. So, large, ayan. So, meron tayong mga sample dito. Kunyari, ito na po. Open natin. Naka-PNG po yan. Control A, Control C, paste natin dito. Control Victory. So, ayan, malinis na yung tools natin. Pero, what, kapag na-masking kayo, nag-save kayo ng portion, nakita nyo, may mga white color dito o black color. Ang ginagawa, ito meron pa dito, kaya lang nabago na ng konti. Ang ginagawa po doon, highlight nyo lang po yung layer, punta po kayo ng image, adjustment, meron po kayo makita dito, baliktad, layer, ito po yung layer, sa bandang baba, layer mask, vector mask, ayan po, may makita nyo kayo sa matting. Tanggal nyo, i-click nyo po yung remove all mat. Kapag po nakita nyo dun sa object ay black. So, reverse nga natin, baka black ang meron. So, hindi masyado. Pero kung nakita nyo dun sa PNG nyo, merong white object dito sa gilid or white outline sa lahat ng gilid or black outline, whichever po kung ano yung nandun, puntahan nyo po yung layer. So, layer, punta po kayo ng image. Oh, sorry, layer. Tama pala. Layer menu o layer tab. Sa pinakaibaba po, merong matting. Meron po makita kayong white, remove white mat. Kapag white mat, so katanggalin yung white outline sa PNG ninyo. Kapag black, remove black yung sa outline ng ating PNG. So, remove black ako ngayon. Ayun, no? Nakita niya po, niremove yun dito. Ando natin. Ayan po. Tatanggalin niya ng, i-strip niya ng 1 pixel yung area. So, image, layer, matting, remove
white or black, whichever po coloring na doon sa inyong layer o doon sa isang PNG. So ayan po, tatanggalin niyo siya ng ano. So ganun po yung sitwasyon. O ganun po yung technique para mawala po yung outline doon sa PNG ninyo. Nakakaroon po yan lalo kapag po sinave niyo yung object ng PNG, then ginamit niyo later, inilagay niyo ulit sa inyong Photoshop, nakakaroon po na siyang background. Outline. So ganun po yung technique para doon. Or kung hindi naman alam kung white or black na doon, halimbawa kung mix, merong party na white, merong party na black, ang kailangan niya po doon ay deep fringe. So layer, matte, deep fringe naman siya. Under po ng deep fringe, may white picture na nakalagay dyan, okay niya po, click. So yun po yung selection ay mapupunta ng 1 pixel, mag-move siya ng 1 pixel, pakaloob. So ayan po, nakaselect po yan ha. So gusto yung talon niya isang 1 pixel, assuming na white outline at black outline kombinasyon. So katulad po nito, gusto kong tanggalin yung white pixel sa labas. So create ako ng layer, matting, deep fringe, tapos 1 pixel, okay mo. Mag-move po yun ng 1 pixel. Tapos tsaka nyo i-delete. So sa sitwasyon ko, ang kinuha ko yung loob. So i-reverse ko po yung selection. Select, inverse, zoom natin dito. Ayan po, tatanggalin ko yung 1 pixel papalabas, delete. Kaya na-delete na po natin. So ganun po yung technique pag para meron pong outline yung ano yung object. Pag gusto nyo mang lagyan ng outline, katulad itong nakikita nyo, iba ba naman po yung procedure doon. So outline, click nyo yung layer, since naka-PNG naman yung layer ninyo, outline, punta lang po ang edit, then stroke. Tapos, kung gusto nyo white background o white outline, sabi natin 2, or 3, papalabas, then okay nyo, meron na kayong white outline. Kung gusto nyo lagyan ng white outline naman. So, yan yung mga sinabi. Kung gusto nyo mabalik-balik kayong white outline na yon, kasi pag unlagyan ng white outline, hindi na mabubura po yun. Naka-stick na yun doon sa layer ninyo. So, kung gusto nyo balik-balikan, gusto na image, tapos sa stroke, ang pupuntahan nyo po, nakalagyan nyo yung layer, dito naman kayo sa baba. Yung pangalong icon, yung FX, pag kinilik nyo po yan, may maliit na icon na arrow down, click, stroke nyo po yung kukunin. So pag click nyo yung stroke, pupunta yung sa dialog box natin sa layer style. Ano po yung stroke? Ito yung kulay. So sabi natin white. Ito po yung size. Ito po yung position, palabas o paloob, sabi natin outside or pixel. Okay nyo po. Magkakaroon ng outline yung inyong subject. At the same time, pwede pong balik-balikan yun. Pwede nyo i-off, pwede nyo i-on. Pwede i-double click ulit yung nasa baba niya. Then, palitan niyo yung size. Bawa nasa stroke. Palitan niyo, ay, gusto ko medyo malaki. 6 or 7. So, napapansin niyo po sa screen, lumalaki yung stroke natin. Papalitan, ayan naman yung papalit. Palitan ng kulay, sabi natin red. Ayan na po yung red or blue. Ayan na po yung blue. So, yun po yung advantage na dito kukunin yung stroke rather than dito sa i-edit tapos stroke. Dito kasi mako, mababago. Dito hindi na. Okay, so punta po tayo dun sa ating smudge tool. Tapos po tayo sa gradient. Gradient or paint market tool, then pattern. Ang pattern po, hindi pa natin tinitika kung paano tayo mag-create ng sariling pattern or paano tayo mag-upload ng pattern. So the same with brush, meron tayong maling icon dito, then andyan yung import pattern. Kung meron kayong na-download, kung gusto yung gumawa na ng pattern, so ito naman na limbawa. Kuha tayo ng medyo 143, check natin, 2 o'clock, siguro mga 20 minutes pa tayo. Ito naman ay tanggalin na natin, ito ay logo, tanggalin na natin. Kukuha tayo ng surface na gagawin natin pattern. Ito ay pattern na talaga ito, so hindi tayo gagawa niyan. Ano natin, then open tayo. So kuha tayo ng scene o picture na merong pwedeng gawa ng pattern. Okay, ito. Ito. So, gagawin natin pattern yan. Kasi pag ganun lang, control A, control B, tapos lagyan natin dito sa scene. Kunyari, gagawin natin background. Tapos, control B. Oh, sorry. Wala, no. Control A, control C. Sorry. Meron siya new layer. Control A, control C. Tapos, lagyan natin dito. Gagawin natin background, yung pattern. Control B, I mean yung picture.
ang mangyayari niya, new layer, tapos open na natin ha. Tapos ang mangyayari ito, i-resize mo, tapos ikokopya-kopyahin natin. So, ship and drag po ang pag-copy natin ha, para mag-duplicate. Or, control, anyway, pwede kayo mag-copy dito sa gilid, sa layer, or pwede rin sa, habang nakahirit yung layer, i-press niyo po yung ship and drag, sorry, alt drag sa keyboard, alt tapos i-drag yung object, copy mo po yun. Kaya ano, alt drag, copy, copy, copy sa kabila, or para sama-sama lang move nila, right click mo sa lahat ng layer, right click, tapos merge layer, tapos alt drag ulit, alt drag ulit, meron na kayong background, eto na yung subject. Yun nga lang, kinopy mo yung object, hindi siya naging, ano, hindi siya naging pattern. And ang, kailangan ka mag-copy ulit ng object, kung gagamitin mo sa ibang drawing mo, kailangan mo i-paste ulit yung object na yan para maging background. So, yun ang scenario. Tanggalin na po natin. So, instead, gagawin natin pattern itong object na to. So, hinighlight natin lahat. Control A, control A, tapos in-nudge mo yung keyboard mo, yung arrow down, arrow up, para mag-nudge yung selection. Ayan. Or kahit hindi na, wala ka namang, yun sa total mo namang na-select lahat. So, naka-select lahat siya, naka-mark, o pwede mo rin i-mark certain portion kung i-mark mo. Kunyari dito, ito na yung magkawin mong pattern. Pero kung po, control A mo na lang lahat, para selected lahat. Then, punta kayong edit. Tapos, punta nyo dito. Define pattern. Ayun na po yung pattern natin. Okay natin. So, yung pattern na yun, available na po dito sa dito. Punta natin yung paint bucket tool. Ayan. Tapos, pattern. Ito na po yung ginawa natin pattern. Tapos, create tayo new layer. Ayun na yung pattern natin. Siyempre, yung size, medyo hindi natin binago. Sinunod yung original object, kaya medyo lumaki. Pero since new layer naman siya, kaya pwede nyo i-transform, control T sa transform, para ma-resize naman yung image, yung pattern natin. Ang kagandahan po nun, yung pattern nyo, narito na sa, narito na, available ng gamitin sa lahat ng Photoshop drawing natin. So yun po yung, ano natin, pattern. And kung nakita nyo ito, nagpa-tiling, dyan nyo po gamitin yung stamp tool kanina, stamp tool, ayan, papalakihin yun. Para po malawala yung mga connection na ito. Stamp tool, click alt muna, click nyo dito. Tapos punta dun sa mga termination ng pixel, no, click le. I mean, tanggalin yung alt click. Ayan, so pwede nyo nang i-combine, ayun siya. Since ang ginamit nyo ay stamp tool, kaya pwede nyo gamitin dito. Ayan. So, meron pa sa taas, ano, hindi nakuha, ayan. So, yan po yung mga procedure ng paano mag-aayos ng ano. So, okay natin. Ayan. Ito na yung ating opo. Kaya lang, wala namang inuupuan, ano. So, lagyan natin ng surface dito. Delete. Ayan. So, para nakaupo na siya. So, wala namang table. Gamitan natin ng upuan. So, meron kayong lasso tool. New layer nyo. So, brush na lang natin. Kulit eh. Natititik niya po kasi yung ano yung pattern natin sa ano. So, ayan, nakaupo. Okay, nakaupo na siya. Lagyan natin na ito, hindi nagda-dark. May nagkakaroon ng ano. Hindi nga wala tayo, hindi siya naka-perfect. Okay, punta tayo sa next tools natin. After po ng paint bucket, meron tayo tinatawag na nudge tool. Blur, sharpen, tsaka nudge. Una, bago po yun, unahin ko muna yung nasa babang tools, yung tinatawag na nudge tool, burn tool, tsaka expand tool, bago yung nudge natin. So, unahin po natin yung nudge tool. Ang dodge tool po, halimbawa, gusto kong lagyan ng highlight ng konti itong ano, subject natin. Medyo matte ang dating ng object, oh, pale ang kulay. So, yeah, maglalagay po ako ng highlight konti. Assuming ang ikat ng araw ay narito sa side na to. Makikita niyo po naman, sa shadowing na lang. Ito, sa shadow, so meaning dito yung ikat ng araw. So, i-highlight natin ng konti sa lugar na to. Naka-highlight po yung layer, pupunta ko yung dodge tool. Ayun. Ang touch tool po ay may kinalaman again sa brush. Kung ano po yung ginagamit yung brush, yun yung gagamitin yung touch tools. So, ang touch tool, i-drag nyo lang po dito. Magwa-white po yan, no? Para nag-highlight. Parang papuputiin yung certain area. Yun po ang touch. Mababa dito. Mayari dito. Yan. So, mas maganda kung
soft brush ang gamitin. At the same time, yung opacity, controlling na dito. Kasi kung 100 po yan, pag ginano nyo, puting-puti ka dyan, no? So, mas maganda kung controlling nyo dito, kunyari mga 30%, kanyo, padaanan, wahan, padaanan na rin kung hindi kayo satisfy, kunyari dito, sandaan, pangalwa, hanggang masatisfy kayo. Kunyari dito, lagyan ng konting highlight. Ayan. Dito, okay na doon. Halimbawa, itong keyboard, lagyan ng konti para mag-spark ng konti. And dito rin, kunyari, kung hindi naman siya ng pansin, ano. Ayan po yung touch tool, ayun, nagkaroon ng highlight. Kunyari dito, sa pantalo niya, lagyan natin ng konti. So, touch tool, puputin natin ng konti. Ayan. Ang kaganda po ng touch tool, again sa brush. Kasi kung brush, hahanap pa ng kulay na medyo effective para dito sa pants niya. Ang touch tool naman, pinapuputi yung pixel mismo, yung color ng pixel. Halimbawa dito, may konting highlight. So, yun po yung gamit ng touch tools. Ang bar tool naman, reverse naman touch tools. So, halimbawa, gusto na mong i-darken yung ibang area, na sobrang pinari dito, gusto mong i-dep pa. So, bar tool naman. So, letter O yun, pero pangalawang tools dun sa kasama ng touch. So, kaya po, hinahilight, kaya po, nagbablocken. Ayan. Ayan, sitwasyon. So, yun po ng burn tool. O, punta po natin yung portrait na niload natin. Halimbawa, ito, gusto nyo patamusin, i-burn tool nyo lang po dito sa a certain area para lumalim. So, letter O, burn tool. Halimbawa dito. So, syempre, new layer dapat. Ayan, kakaroon siya ng depth na konti. Ayan. And yung burn tool natin, may selection pa rin sa taas dito. So, letter O. Ayun, protect texture. Kung gusto mo i-protect yung texture niya. So, whichever ko ano yung applicable dun sa dalawa na yun. O protect tone. So, mapapansin mo na yung epekto. Ayan siya. Ano yung case? Ayan, pumangat yung ilong niya. Sample lang po naman yan. Kung gusto yung i-highlight, halimbawa, magkaroon ng highlight dito sa chin na naman. Balikan natin. Dagdagan mo yung highlight. So, reverse mo po yung Dutch tool, yung burn tool, yung Dutch naman. So, reverse naman siya. Eto naman siya. Kakaroon ng highlight. Ayan. So, ganun po yung pagkaiba sa dalawang yun. So, halimbawa, gusto yung highlight dito, ito. Gusto yung lagyan ng highlight. Ayan, letter O. Ayan. So, ganun lang po. Darts tool at burn tool. Yung susunod ay expanse tool naman. Ang expanse naman ay sa ngayon hindi ko ginagamit ang expanse tool pero gamit yan. So, yung expanse tool. Check natin kung gamitin, kung magagamitin nyo. Ayan po. Ang ginagawa niya kasi inaanin yung kulay. Punta natin. Dini-desaturate. Ayan siya. So, ito po yung selection. Saturate at desaturate. So, saturate naman ngayon, ayan. Deliver sa atin. Desaturate naman, parang gigrade out. Ayan. So, hindi ko pa ginagamit. And wala akong napapagamit pa ng expanse tool. So, ayan po. Then, sunod tayo sa ating smudge tool. Ang smudge naman, halimbawa po, ano. Balikan po natin yung ating subject. Ito. Control-Z natin. Babalik yung original. Okay, so ito na yung duplicate natin. So done. Babalikan po natin yung ating window, properties, select subject, or remove background. Nauna yung select subject. Cancel. Remove background. Okay natin. Ayan, done. So done na po siya. Ayan, no? So, para makita, palitan po natin ng background using gradient tool. So, kukuha po tayo dito ng sabi natin pula. Okay, then palitan natin ng kulay. Sabi natin ito. Ayan, done. So, dito po yung smudge tool pwede nyo gamitin. Assuming na pag kasi nakablock, pwede yung balik-balikan. Ito po yun. I-touch natin. Hindi ako sa subject ka ito. Yung masking, ita-touch po natin. So, yung parang kamay.
So, ayan siya. Oh. Ayan po yung, ano niya. Pag in-adjust natin, ayan siya ang dating. So, in-adjust niya lang po yung kulay ng black para po magkaroon ng epekto. So, assuming na, na-apply na natin. So, right click, apply layer mask. So, wala na po yung black. Totally, ano na po yung ganyan. So, pwede po gamitin yung dress tool. Ah, sorry. Smudge tool. Para po dito, ayan. Ini-smudge natin para hindi naman masyadong sharp yung pagkakakap ng ating subject. I-check po yung gamit ng smudge. So, pwede yung lakihan. Ayan siya. Para kung nagmamadali kayo, so, gawin natin medyo 50% or something. Para hindi naman masyadong malaki yung ini-smudge natin. So, ayan. Katawag po dito, medyo naging sharp. So, padaanan nyo lang, ini-smudge natin. And dito, masyadong, ano siya, nagbako-bako na. So, pwede nyo i-smudge yung area. Ayan. So, dito sa kabila. Katulad po dito, smudge nyo or i-cut nyo whichever po kung ano yung applicable. Ito, katulad dito, medyo nagbako-bako. Pero mas maganda dito, i-cut nyo lang or i-delete. Kasi i-smudge, gagawin nyo ano, nag-pixelate yung edge nya. Ito, i-smudge nyo yung kilay. Kung siya nagdagaan, litan yung brush. Ayan. I-smudge natin. Gawin natin 100 ulit. Ayan. Nilagyan natin. Tapos dito, kung gusto nyo lagyan ng mga hairline na nagpa-apply away, so pwede i-smudge. Yun ang isa, under po na smudge, sharpen. So, kung nakita nyo dito, masyadong, ano yung pagka-pixel niya, sharpen naman. Sharpen naman yung command doon. Parang, ibabalik niya yung pagka, ano niya, ayan, nagsasharpen na dito. Tapos, ganyan yung pagka-pixel. Ayan, naka-sharpen dito, dito, naka-blurred. Dito, blurred. Dito, sharpen natin. Ayan, kung gusto nyo, i-reverse nyo naman para sa blurring naman. Ayan, para hindi naman masyadong matingkad. So, whichever po kung applicable. Ayan, dito i-blur natin ng konti. So, ganun. Control 0. So, ayan po. Control po dito, medyo sharp masyado. So, reverse natin, gawin natin blur tool. Ayan. Iba-blur niya yung pixel. Yung smudge ay parang i-smudge niya. Ikakalat, para ikalat ang dating. Ayan. Ayan. Sa kabilang side, dito, blur natin ang konti, dito rin, ayan, done, control 0, ayan na po yun. Load by pen tool naman, so medyo magtatagal tayo ng konti sa pen tool, and tapusin natin lang yung lahat ng tools dito para susunod na topic, kung magkakaroon pa tayo, dito tayo sa mga adjustment layer, plus yung dito. So, yeah. Yes po. May 8 o'clock. Yeah, i-wrap up ko lang po. Sige. Wrap up ako ng, okay. Wrap up ako ng mga 10 minutes. Tapusin ko lang po yung tools. Okay. So, yung pen tool naman ay katal po dito. Pen, so letter P. Ang ano po niyan, click. Halimbawa dito, i-trace nyo po yung subject. Assuming po na hindi natin na mask out. So, pen tool. So, pen tool po ay gamitin po pag nag-ano kayo, nag-erase, mamasking. So, pen tool, letter P sa keyboard. So, click, tapos click and drag para po maging smooth. Ayan. Ito, katal dito, corner. Pero round. Ayan. Combine natin ang space bar sa keyboard para magpaning. Ang bawal ng kanto, dito ay smooth. So, click and drag. Dito, click and drag. Click and drag din. Tapos, click and drag din dito. Ayan. Click and drag din. Then, click. Tapos, ito lang po natin. Yung part na to. Double click para mag-close. Ayan. Ayan na po yung ano natin. Then, kung gusto nyo baguhin yung uli yung ano. Kunyari, nagkamali tayo sa certain area. Bawa ito. Sumama ng konti. Gusto nyo ibalik. Then, kanya lang po yung tools dito sa ating... Ito po yung black tool. Dito sa pen tool, meron kayong convert point. So, itong kasunod niya na tools yung paint selection tool. Ito, pack selection tools. Pwede yung i-highlight yung ating itong grid.
ayun, oh, nag-highlight. So, pag nag-highlight siya, ulitin natin na yung kulay white, yung kulay black kasi sa selection ng path. Direct selection, para dito naman. So, nawala na ito rin, no? Ayan. Kapag black, top selection kasi yun, ayan. So, hindi natin ma-highlight yung grip ng kulay blue. So, yung white, ma-highlight natin. Click, para pwede nyong i-ayos. Ayan. So, nagkamali kayo, kunwari, ayan. Hindi hawakin yung VCR niya, yung dalawang dulo. Ayan, move yung gitna, bawa dito naman sa bandang baba. Ito, nagkaroon kayo ng adjustment or yung grip or yung VCR. Ayan. So, ganun po yung situation. So, paano ito magiging selection to? So, ganun nyo, i-right-click nyo lang. Tapos, nakalagay dyan, make selection or make path or stroke path. Stroke path, kung ano po yung brush na ginamitin yung huli, yung po yung gagamitin niya. Pill path, ipipill down niya po lahat ito. Lalagyan ng kulay kung anong kulay na narito. Make selection, magiging selection po yan. So, make selection, then okay natin. Ayan, naging selection na yung tools. Ando natin, o yung pin and tool natin. Ando natin na. So, right click ulit. Kulin naman natin pill path. Then okay natin. Foreground color, sabi, tinatanong. So, ayun, pinill down natin yung selection. Ando natin. Yun namang isa ay stroke path. Kung ano yung brush na ginamit mong huli, yun po yung susundan niya. Ayan. So, pencil yung huli ginamit, gawin natin brush. Ano yung size ng brush na ginamit mong kanina, yun ang gagawin niya. Okay natin. Ayan, binarush out niya yung... Kasi yung huli mong ginamit, ano, malaki yung brush. Kaya ginamit niya. Ando natin. And, pag po kayo nag-pen tool, tutunan niya po yung path. Doon yun. Ito siya. Kaya kung mawala man yung selection niyo ng path niya, balikan niyo po yung under ng path, kasama ng layer, layer, channel, path, na ano po yung path na yun, na pwede niyong balik-balikan. Ayan. So, assuming na, ayan, tanggal ko na yung path, ayan. Nag-select na ako ng panibago o whatever. Ayan. So, babalik po yung sa path natin. Ay, may pwede niyong balikan yung path doon. So, yun po yung gamit ng path. I mean, pen tool. So, pre-transform. Mga naman po yan. Bawa, nagkamali kayo. Kunyari ay from dito. Gusto nyo maging kanto, so meron tayo dito sa path tool, sa pen tool, meron siyang convert point tool. So, i-click nyo lang siya, magiging kanto na siya. Kung gusto nyo maging bumalik sa B0 ulit, or para sa smooth, meron kayo lang dito, meron dito yung curvature pen tool. Ayun, magiging curve siya. So, ganun lang po yung case. And, hilahin natin. Or, sorry, yung puti. Ayan. Pwede yung i-move. Click. Oh, sorry. Ayan. Nag-highlight na siya. Ayan. Or, i-delete nyo lang. Meron pang delete naman doon sa pen tool ninyo. Ayan. Delete anchor point. So, delete natin. So, click. Ayan. Bumalik na sa dati. So, direct selection tools. Letter A. So, pwede yung i-move or i-correct yung ginawa. Or, kung di nyo alam kung ano nangyari, Windows, history, tapos, asa na ba yun? Anchor point, change anchor point, drag control point. So, narito ko nga rin yun. Bumalik na sa dati. Ayan, bumalik na sa dating situation. So, yun ang magamit. The rest, siguro magkakaroon tayo ng advanced or average level ng ating Photoshop. And, hindi po kasi kompleto pa yung ating tools. So, tataposin ko lang po hanggang dito sa 1, 2, 3. Madali na lang po ito. So, tapusin natin. So, nag-layer uli ako. New layer. So, i-off ko na po yung path natin. Ayan yung path. Ayan. So, pwedeng i-delete. Oh, wala na po yung path natin. So, delete natin yung path na yan. Yes. Oh, wala na yun. Okay. So, back tayo sa shape tool naman. Ang shape naman natin, 1, 2. So, yung path natin, kinukubay natin sa text para sa mga text na nakalagay sa path. Ayan po. So, baka hindi ko na makuha. Medyo matagal yung topic. Dito lang tayo sa shape. Kaya yung shape naman ay merong rectangular, round, ellipse, polygonal, line tool, tsaka custom. So, ano po yung shape na narito? Kung nari rectangle, so click and drag, meron na kayong rectangle. Ayan. Kung ano yung kulay sa foreground, yun yung kukunin niya. What if square ang gusto natin? So, kapag square, click mo yung shape tool, yung rectangle, click. Tapos, samahin niyo ng shape, magiging square po yan. Ando natin. Pag circle naman, so round, rectangle, so round, na yung edge niya nagra-round.
So, paano naman yung ramp? Paano may control? Ito po sa taas yung radius. Nakalagay dyan po dyan 10 or 20. So, kung kayo mag-create ng round, rectangular round corner, iset nyo muna yung radius. Kaya ano po. What if, circle naman, or ellipse. Ellipse, oval siya, yan. Paano kung bilog? Press nyo po yung shift sa keyboard, bilog na po yan. Line. Ang line naman, or polygonal, depende po yun sa side, nasa tatlo yung side. So, sabi natin octo, octagon, so 8. Shift and run sa keyboard, kaya ano po, 8. So, sabi natin 6. Ito na may 6. So, mono, die, try, tetra, tenta, tenta. Ayun, bahala na yung kuya. O, anong gun yun. Tapos, line to line naman siya. Ayan. So, click and shift para maging vertical horizontal naman. Ayan. Ayan. Yung laki ng pixel mo, ito, weight. Sabi natin 10. So, lalaki yung line natin. Ayan. Sunod, ando natin. Tapos si parental sa yung narito. Tapos, what if ibang shape na lang kailangan mo? Meron po kayong custom shape tool. Tapos, mag-copier dito sa shape. Ayan. Ito yung mga available sa shape tool natin. Kunyari, flower. Ayun. Ang ano naman yan, hindi sa brush. I-click and drag mo yan para sa gusto mong shape. Susundin niya yung kulay ng program mo. Ayan. Ayan na. Kunyari ay, ito naman, ayan, shape tool. Kunyari ay mga decorative, mga trees naman. Ayan, shape tool. Ayan. Kung gusto mag-download, click niyo yung link icon ulit, then gear icon ulit, then import naman kayo ng shape. So, ayan, marami rin pong shape tayo available. So, request lang po or i-upload ko na lang doon kung basta meron pang oras sa masusunod na araw or oras. Ayan. So, the tools po ay yung pan tool. Ang pan tool natin yung gusto nyo ipaan dito sa screen. Ang kasama po nyo ay, ayan, ipapan natin, ayan. Click mo doon or paste mo yung spacebar sa keyboard. Pan din yun. Ayan, rotate. Giro-rotate naman yung ginagawa mo. Ayan, undo, ayan. Undo, undo. Naka-rotate na yung ano natin, ano. Dari ko sa dati. Na-rotate kasi. Or rotation, control, zero. Para bumalik sa dati. Or reset view para bumalik sa dati. And next, next po yung ating zoom tool. Last tool po natin, zoom. Ang zoom tool naman, ayan, click natin dito. Click lang sa keyboard or sa screen rather para kung saan yung mag-zoom. Or control zero para sa para zoom all lahat yun. Control zero. Pag gusto nyo pa konti-konti, control passive naman sa keyboard. Control negative, pa konti-konti yung zooming. Pag gusto nyo lahat naka-zoom, ito, sa keyboard. So, normally, kung ano yung laki ng artboard mo, or ng document mo, yun yung zoom extent mo. Ayan. Kung marami namang naka-open na screen, yung zoom all to window, possible po yun. Halimbawa, meron po tayong tatlong layer. I mean, tatlong document dito sa screen. So, kung gusto nyo makita lahat, view or window arrange natin, then gawin natin ay arrange natin ang vertical. So ayan po yung tatlong drawing na available dun sa ano nyo. Window, sabi natin workspace, arrange, then horizontal. Or window, balik ko sa dati, arrange, then vertical. Or combination, stack up. Diba, dito ay naka-zoom in, ay nag-zoom po lahat yan, o nag-zoom out. Kasi nakapinot po yung zoom all dito sa windows natin. Kung tinanggal niyo po dito, ayan, specific na yung zooming natin. Specific sa workspace. Ayan. Kung naka-zoom all, zoom in at saka zoom out, parehas po yan. Ayan. Zoom dito, zoom din dito, bit screen, ayan. So, mga ganong case po yan. So, yan po yung ating mga tools. And mga tools lang po yung ating nakita. And marami pa po yan actually hanggang sa dulo-dulo, hanggang sa pag-create po ng 3D object, hanggang sa animation po, pwede po kayong mag-edit ng sa Photoshop. Halimbawa, gumagawa po kayo ng intro sa Photoshop, sa video blog, pwede pong gawin sa Photoshop yun. So, pwede rin pong gamitin ang Photoshop sa paggawa ng website.
Ayun po, kaya lang po, limitado yung oras, so request na lang po tayo ulit ng panibagong schedule para sa Photoshop Advance or Photoshop, yeah, Photoshop Advance. Or create po tayo ng topic at kung gagawin natin, sabihin natin Photoshop composition. So more on, naka-specific yung topic, more on composition. Photoshop, photo manipulation. So naka-specific yung topic sa photo manipulation lang. Or Photoshop 3D or Photoshop and website. So topical na lang po yung gawin natin later. Pero bago po tayo mag-topical, request po muna tayo ng Photoshop Advance para po makakit lahat ang narito sa filter at saka po tayo image adjustment. Dito po sa image adjustment, tuturuan kayo paano titingnan yung picture. So, ang picture mo ay wash out. Ano yung gagawin? Ang picture mo ay saturated. Ano yung gagawin? So, saturated, reverse nyo lang. Desaturate nyo. Naka-wash out, so, i-reverse nyo lang. So, ganun po yung case. Tuturuan pa paano kayo tumingin sa picture kung masyadong ano siya, oversaturated, o masyadong maliwanag, o burn masyado, o mga ganong case. Tuturuan kayo magbasa ng histogram. So, yan po yung kaganapan ng ating basic ng Photoshop. Hindi po natin ma-include ngayon kasi sa nasa advance po yung mga item na yun. Ayan. Ayan. So, yan po yung mga naging kaganapan. Ang textures po natin ay tatlo. Apat, text horizontal. So, activate natin to. Ito. Off na natin itong isang item. Last tools po natin yung text tools natin. So, no? Ito ay noon na rin. Tapos, ito ay control 0. Ayan, na-touch natin yung ating tanggalin. Okay, text tools tayo. Letter T para sa text tools. Kung ano yung kulay ng foreground, siya yung gagamitin na kulay. Letter T, so click natin. Yung unang lalabas dyan ay yung lorem ipsum na tinatawag. So sabi natin beauty, kunyari, or Photoshop. Ayan, control A para babaguhin nyo yung text. Ayan, mamili lang kayo kung gusto nyo. Font, sharp, justification, kulay. Ito naman yung tinatawag na warp tool. Pag-create nyo yung warp tool, lalabas po yung ito. Tapos arc, kaya yung mga available sa warp tool natin. Ayan. Ayan. So, arc na lang kunyari. Tapos ito po yung adjustment ng bending natin. Ayan. Ayan. Vertical. So, yan po yung warp tool na tinatawag. Kung gusto nyo naman, ang warp tool, halimbawa po, ando natin, ha? Gamitin natin yung warp tool dito sa subject. Kunyari po ay patabain natin yung pisngi sa kabilang side. Ito. So, control P. Right click. Meron ba kayong makita ang warp? So, dito nyo pwede nyo gamitin dito. So, gamitin natin yung warp tool dito. So, right click warp tool. Pilahin nyo lang dito, portion dito. Yan. Kailan lahatan siya. So, meron pa siyang tinatawag na liquify, filter, then liquify. So, ayan. Marami pa pong tools tayong hindi na mamimiss out kumbaga. So, abangan nyo po ang susunod na session natin. Pa-schedule po ulit tayo. And, yun lang po. And, salamat po sa inyo lahat. Back to you po, Ma'am Nelsie. For joining us tonight for Photoshop Essential Trainings Part 2. As mentioned by Sir Ronel, no, magkakaroon pa tayo ng mga intermediate and advanced training for Photoshop, no? So, stay tuned lang kayo sa ating Facebook page, MechaniWeb. Ayan, MechaniWeb Facebook page, no? So, make sure na naka-like, follow, join, and notify kayo sa ating page, no? Sa June, magkakaroon tayo ng mga After Effects, mga video editing na workshop, yun, After Effects, Illustrator, ayan. So, abangan nyo yan. So, ipapublish natin yan sa MechaniWeb, sorry, sa MechaniWeb Facebook page, okay? And sana mamaya meron tayong live ng
ng 8 PM. Meron tayong live ng 8 PM, pero under siya sa Autodesk Community Philippines, 3ds Max Essential Training Exterior Rendering. So part 3 na tayo dito. Okay, so sa mga nagtatanong kung pwede pa sumali dito, pwede pa po kayong sumali mamaya. So 8 to 10pm po ito. Okay, and of course, yung mga training natin ay libre, and you will receive a certificate po, no? Certificate of participation. Okay, and also, sa mga hindi pa nagjo-join sa Digital Creatives of Philippines, inviting you to join this group now. And sa mga educator na Adobe users, meron tayong Adobe Educator sa Philippines. And then, sa mga ating Wacom users, we have Wacom User Group of Philippines. No? So, sa mga kaya po namin pinapakita and ini-introduce yung mga pages na yan dahil dyan din po tayo gumagawa ng iba't ibang workshop series, no? So, depende po sa software training, no? So, for example, kay MechaniWeb, lahat po ng Adobe software training, makikita nyo kay MechaniWeb. And Autodesk software training naman is na kay Autodesk Community Philippines, no? Make sure na naka-like, follow, join din kayo. And most importantly po, ang ating mga videos ay recorded, no? Pwedeng-pwede nyong balikan sa ating Facebook pages and YouTube channel. So we are looking forward to see you at 8 PM tonight for 3ds Max Exterior Rendering. Okay, Sir Ronel, may sasabihin ka pa po? Ayun. Yung iba daw na link. Sabi ko, okay lang po yan. Either po, marilate din po yung pangalan niya sa certificate. Or kulang po ng konti yung pangalan sa certificate. Hindi po, joke lang po. Okay lang po marilate. Balikan niyo lang po yung mga video ng part 1 and part 2 para po makakonnect kayo sa later sa ating advanced at intermediate level. And good luck po sa ating lahat. Stay safe po and salamat po sa panonood. Back to you po. Ayan, maraming salamat po and see you later, no? And again, we are MechaniWeb. Thank you po. Bye-bye. Okay, mayroon din. Back to you. Mamaya, mamaya rin.